What is up, you guys? It's your boy Chuck back again with another live stream. How's everybody doing out there? I hope you guys are doing fine. I just got off chat with my friends. We talked about a future gathering, and I was waiting for Felip to finish his interview with DOUGBROCK, and I heard it already finished, so I think it's my turn to watch it. I haven't seen it. I literally just found out about it when I woke up and the interview was already going on. So I was planning to react to any content, but yo, I woke up on a gift because I woke up to Ken's or Felip's interview, and I think a lot of good stuff are gonna be revealed, and I'm all here for it, guys. All right, so I can't wait to check this out, guys, and let's go ahead and let people come in first. So while we're waiting for people to come in, I want to say hi to everybody, and I want you to type FELIP Rockstar, alright? Type FELIP Rockstar, and I will shout you out, okay? Alright, let's go everybody. Shout out to Missy Mueller, and dito na agad. Shout out to us, ha 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 ha. FELIP Rockstar, Aija Ultima, Queenie Elizabeth, Mona Mike, Halis, Wawiwi, Wawu, Junjun. Oh my god, it's so fast. Beverly Anluto, Tija, Ginoong Rosas, Pepsi Doshi. Oh my gosh. AMB, Loveland, Zenith Ferrer, 18 Norse, Geno TV, Mary Chris O'Connell, Lester Guapo, E. Transportes, Aris Avilo. Oh my god. Thank you so much, guys, for coming in. I heard mahaba yung interview ni Felip, no? Sobrang haba daw. Pero, yeah, let's go ahead and sit through it. I'll go ahead and sit through it. I'm so interested and excited about what I'm about to find out. Galing lang ako, kakatay ko lang, guys. So, fresh na fresh. Hindi pa nakakaligo, pero okay na. Feeling better na, nakakain na ako. I hope you guys already had your dinner. It's kind of light. It's kind of late. It's kind of late already. It's 10:27 where I am. So, more than 2 hours, really? Okay. Well, I'm so excited for it. FELIP Rockstar, Lola Ganda, Just for TV, FELIP Rockstar as well, Yves Craft, Matilde Remata, Pogi mo ngayon. Ay, wala ko sombrero, nakalimutan ko. Wala. Kita yung airport. Oh my gosh, my airport is showing up. No. Hello. I totally forgot, guys, because I just got off a live, a chat with my friends, you know. So shout out kay Leona, shout out kay ano, kay Norse, kay Shine, kay Ultima, kay Geno. We just talked, we were on a call and talking about our future plans. Mas bagay sa'yo, kuya. Ay, thank you so much. Thank you. Ay, grabe. Ay, kinikilig ako, ah. Thank you, Ginoong Rosas. Pogi mo, Lods Chuck. Hehehe. Hello? Grabe, wala akong pang giveaway today. For today's video, I don't have any giveaways to give you. So don't tell me, don't call me positive names. Our Marilu Velacruz. May iba naman, wala muna cap. Alright, let's go. Wala muna cap kasi si Felip walang filter. Ay,
Alright, Philip Rockstar, sabi ni Dion Borden. Hello, Lobby Poe. What's up, Lobby Poe? We just talked earlier. June, gwapo nga. Ay, grabe. Ay, nakikita yung airport ko. Nahiya ko. Alright, without further ado, let's go and get things started. Let's kick this off. I turned off the video. I hope you guys enjoyed my Dark Fantasy SB19 video. I am gonna work with the episode 2 very, very soon. I will drop it first week of February. Exciting mga mangyayari, guys. Alright, so by the way, yung other pending things ko, like the Fourth Impact documentary, I'll do it February instead as well. Kasi nga dahil sa mga issues na nangyari, you know what I mean? So, pati yung SB19 story episode 5 sa February na lang yun. I hope you guys understand, okay? So, let's go ahead and start this. Ano nga yun, Felip? Dougbrock. Dougbrock? Dougbrock. Dougbrock? I don't know. 2 hours and 21 minutes. Sheesh. Alright. Let's get into this, guys. Let's go. Thank you, Lester Guapo. Woo! Hey! That's an intro! That is an intro! What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is Dougbrock Radio. Ooh, that he sounds really good. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is Dougbrock Radio. Mapapanood nyo ngayon, naka-premiere dito. Siyempre, sa paborito nyong YouTube channel, Dougbrock TV. Let's get it. Man, this is your Sunday habit. You can also listen to this podcast sa lahat ng podcast streaming platforms gaya ng Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Pocket Cast, at sa Google at Amazon, available na rin tayo. Okay. Maraming salamat sa lahat. Kapi muna, sige, get your coffee, guys. Get comfortable. Sobrang check solid this out. Ito. Sobrang solid ng podcast episode ngayon. Are there English subs? No. Kanina ko lang siya nakita up close and na-appreciate ko yung personality niya kagad. He is a real artist. Mm. Ladies and gentlemen, hindi ko na man, you know what? I already said this many times before, but out of 5 SB19 members, all of them will intimidate me except Ken. You know, it's weird to say, but you know, all of them can intimidate the heck out of me, but Ken will never do that. Kasi nga alam ko for a fact that he's Bisaya and we can just easily converse in Bisaya without any ilang, no awkwardness at all. You know what I mean? Papatagalin. Cyberspace, please all welcome. I can relate Philip to him a lot. Hello, man. What's up? What's up, bro? Nice gloves. Thank you, Tol. Yeah. Thank you so much for invite sa akin dito. Salamat. It's an honor na nandito ako ngayon. Nice. Thank you so much. Salamat sa pagkakataon. Yeah. Kamusta ka? So, meron tayong na-record. Mm-hmm. Meron tayong ginawa na mapapanood nyo rin dito for sure. Pero bago yun, kamusta ka? Okay na okay ako. And of course, gusto ko rin sabihin sana okay silang lahat. Yeah. Ayun, I'm doing bro, good. I hope air conditioning is good enough ako there. Yung, ano, ako yung kabuuan ng aking pagkatao. Kumbaga. Eh, dami kong thinking. Yun lang naman yung gusto ko i-share sa kanila. That's so nice to know. Kasi yeah, syempre, being an artist in this mm-hmm time and age, no? Yes. Not just in social media, television, mm-hmm, multimedia in general. Mm-hmm. You've been part of everything lately. Mm-hmm. Yeah, man. And for you, dude can do it all. Okay ka overall. Mm-hmm. The balance, no? Yo. So, kasi ano eh. This dude might not have any time to sleep, you know? Dear, there's a lot of things. He just does everything. Mm-hmm. And pag uwi namin from the tour, mm-hmm, busy pa rin ako. I kept myself busy and madami rin bagay na ginawa ko that mm-hmm time. Wala akong pahinga. Mm-hmm. Kahit nung Christmas, hindi rin ako nagpahinga talaga. Just bro, oh man. Simula pa lang kinikilabutan na ako. Kasi nga, genius people, people that see a person as a genius is not really a genius. It's a person who works every time. It's the type of person who never knows when to eat or sleep because all he wants to do is to get better at what he does, you know? And I think Felip is that kind of guy. He's the type of guy who doesn't settle down. Like, he doesn't let up on things. Like, I need to do something. You know, I can't be just doing nothing, relaxing. I have to be doing something. And out of all of them, parang siya yung nakikitaan ko na, hey,
SB19 is on a break, tapos si Ken is not really using that break. He's using it to improve his craft, and that's amazing, bro. To, you know, finish everything na kailangan kong gawin, so ayun. Ngayon, kaya happy ako kasi... Yeah, si Pablo din. Gumanga na siya, parang... I mean, they're the hardest working. Yeah, unti na lang. Pero after nito, tuloy-tuloy pa rin ulit. That's life. I think, no, for an artist like you, busy talaga yung bare months, lalo yung holiday season eh. Sobra, sobrang busy. Daming ano. Pero thankful naman kami. Oo, of course. Kumbaga, madaming kaming schedules and ayun. Blessings, of course. Blessings para sa amin. So you did the tour sa US? Yes, US. Una sa Dubai. Okay. Tapos nag-US kami, nag-New York, nag-LA, San Francisco, tapos Singapore. Parang Singapore ata yung last namin na stop. Pero before that... Emotional, really? RC? Nag-local tour muna kami. Philippines. Sa Philippines muna. Parang how many cities? Good thing I'm hydrated. Kalimutan ko, pero parang 10 cities din. Luzon, Visayas, Mindanao. Iniikot yung talaga namin. And then, Middle East, US, going back, Singapore, going home. Yeah, that is tough. Wow. That's grueling, okay. To be honest. Marami na kami kagad na pag-usapan. Nakapunta na tayo sa world tour. Pero, yeah. Hindi, bilis lang din. Pero, that's ano eh. So best interview? Wow. Yung mga successful na artists like him. Mm-hmm. I'm in for this. Napapaunlakan ako pag-usapan. Kasi, Yung mga kwento mo, pag-usapan yung mga kwento mo. Kasi tol, inspirasyon to sa maraming artist. Yes, eh. Yes. Kasi feeling ko, ang daming talent na na-store or nakikip lang sa bedroom. Yes. Sheesh. Nakikip lang sa house, hindi nalalabas. I am getting chills. Totoo yan. Kasi alam mo yon, madami magagaling na artist eh, na hindi nabibigyan ng ano. Hindi nabibigyan ng saktong spot. Yo, I know a couple. Deserve nila. Jeps, shout out to you, man. I love you. Ayun. I'm happy na, ano, alam mo yung kanina, di ba, nung pagdating ko, sabi ko, who is this? Parang, sobrang talented. Tapos dito ko lang na-discover. So, thankful ako na naka-discover ako ng mga artists na, ano, nakaka-inspired din. They just wanna do their, you know, gusto lang nila sundin ko ano yung gusto nilang gawin. Yung craft nila. Yung artistry na meron sila. Gusto nilang i-share, kumbaga, sa tao. Mm-hmm. Inspiration yun eh. Mm-hmm. Na kahit hindi ka man kilala, as long as nag-enjoy ka sa kung ano yung ginagawa mo, that's... Ayan yung pinaka-importante sa pagiging artist. Exactly. Mag-share ka ng sarili mong ano. You know, whatever you do, in my opinion, whatever you do, you are an artist. Like, you know, if you are good at dancing, you are an artist. If you are good at baking cake, you are an artist. Like, whatever you want to do in life, you are an artist in any, you know, shape of or form, you know, to that extent. People. Yan nga yung sinasabi ko na sobrang... Yes. If you are a gamer, you are an artist, man. Mo, kasi inspiration to sa mga bago, honor, man. Malaking pasasalamat ko nandito ko ngayon and to meet you guys. Sobrang thankful. Solid yung fan base ng DOUGBROCK TV. Yes. Cyber gang man, nandito na. Ang dami yes. na nagre-request sa'yo. Talaga? Hanapin ko sa Twitter, meron talagang nag-message sa akin. Kung sino ka man, message mo ko ulit, DM mo ko. Thank you sa'yo. Na may nag-message sa akin na merong isang member ng group, ng PPOP Group, na is doing his rap on his own. Yeah. And then him or her, that person, I'm sorry, hindi ko talaga maalala kung ano yung Twitter handle mo, pero please message me. That person specifically told me and referred your page to me. Eh, kilala naman kita, for sure. Pero sabi ko, wow, gumagawa nga siya ng may solo. Kasi I didn't know. They actually know each other. Yun yung gusto ko mas kilalanin ka ngayon. I didn't know na nasa hip-hop din yung gusto mo talagang music. Yes. Hip-hop din talaga. Okay. And then, minessage niya ako. Sabi ko, how can I get to him? Sabi ko, how can I reach you? Ganyan-ganyan. Kasi, kung sa Instagram, I'm sure, matatabunan lang ako sa araw-araw na nagme-message. Mm-hmm. Parang ganon. So, since siya yung parang nagpaalam sa akin, shoutouts to you again. Love you, Jasper. Tapos bagong-bago lang na-launch yung personal brand mo. Yes. So, yun. Ngayon, nandito na siya. Thank you sa'yo. Nandito ako ngayon. Diba? Yeah. I mean... Yun pa lang, yung parang that nung araw din na nakita ko yung DM, nag-tweet din ako noon na parang sabi ko parang inshallah. In Islam it's parang God's willing. Yes. Because I wanted also to interview a person na nag-araneta after ng pandemic. Alam mo yon? Come on. Real talk lang, tol. Thank you. Yung mga fans namin talaga yung ano niyan eh. Naging ano
dahilan. Kung gumawa ng mga imposible. Reasons, no? To, yeah, to possible, ano, yung mga impossible things na gagawang posible dahil sa kanila. So, shout out sa fans namin, 18, and especially sa mga, ano, support. Mga CCO. Hi sa inyong lahat, CCO. Hey, shout out sa inyo, guys. Shout out sa inyo. Sige. Philip, I think, ito, bihira to. Pinanood ko yung mga interviews mo. Yes. Chinek ko yung mga past interviews. Yo, so, come on. Yo, I love that, man. I love that. As an interviewer, you gotta research on the people you're about to interview. You know? Because I've seen some interviewers who don't even watch the content. You know? There are people who interviews other people who doesn't even know what they're about. And it just feels weird for me. And it makes the interview cringe. It makes it awkward. Like, you know, like especially in the types of question na mag-ask na, you know, what do you do? And then sa isip-isip ng ano ng artist na tinatanong mo, what do you mean what do I do? You should know. You're interviewing me here. You should be asking more specific questions about what I do kasi nga you're supposed to already know what I do. If you don't watch my content, then why are you interviewing me, 'di ba? So, I like this, you know. I like DOUGBROCK, man. Ko rin yung mga gusto kong itanong na hindi pa lumalabas dun sa Good evening, Riza. What's up? Wow. So, dito, mas kikilala. My bias is Justin, de Dios. Yeah. Record is Ken. Umpisahan natin. Rewind natin yung buhay. Mm. Saan ba nagsimula si Philip? Ano siya bilang bata? Saang lugar? Paano siya lumalaki? Ano yung hilig niya? Pang ilan siya sa magkakapatid? Ikaw, mali ka, Jude. So, oof. Sige. I'll try my best para man. Para ikwento yung ano talaga since bata ako. Ako si Philip, taga Lakewood. Lakewood, Sambuanga del Sur sa Mindanao. Mm-hmm. Lakewood, and social since mahirap kami. So, yung parents ko, parang nung time na yun, parang I met them once or twice my whole life. Damn. So, that's hard. Nag-abroad sila. Nasa Malaysia sila nagtatrabaho. And both mom and dad? Yeah. Tapos iniwan kami sa ano namin, iniwan kami sa grandparents namin. Okay. So sila talaga yung nagpalaki sa amin from kindergarten to college. Okay. Wow. And growing up as a kid, siyempre pastor yung lolo ko, di ba? Okay. So medyo conservative yung grandparents ko. Mm-hmm. So, saka knowing the lolos and the lolas. Yeah. Diba? Sobrang, lalo pag walang parents. Bro, but diba? You get to appreciate them later in your life. Ano, lagpas ng 6. Uh-huh. Like, my lola, oh my gosh. Pagkatapos ng school mo agad, uwi ka, study ka. Yes. Shoutout sa mga lolos and lolas. Kasi yung minsan yung pagkakamali ng parents, dun sa apo binabantayan. Pero grabe yung love din ng grandparents. Anyways. Sobrang grandparents are awesome. Lola ka na... They can be tough, but that's tough love. Ata ako sa gitna nilang dalawa, high school na ata ako. Natutulog pa rin ako sa gitna nilang dalawa. So, ayun, growing up, nabibigyan ako ng love talaga, like full of love, guidance from them. And basta ayun, pag naka-uwi ng 6, yung sanga ng bayabas. Yeah, man, that's sheesh. Siyempre, daming puno eh. Taga-bukid kasi. Oh my gosh, I can relate. Wala talagang signal. Walang... Okay. Pero ngayon meron na. Meron na. Ay, wala siyang, wala siyang signal. Bro, ano tawag doon sa yung tukog ng, tukog ng silhig? Tukog ng, sheesh, may Tagalog. Tukog ng walis? Uubusin yun sa akin ng lola ko. As in, nakailang beses ka nang nag-ulit nito. Ha? Ubusin natin. O, nakalimang beses ka na, di ba? O, limang tukog. Ubusin natin to. Baliin natin to sa paa mo. Pak! 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 Iyak. Pero merong wifi. So, may internet na. May linya na. Ting-ting! So, that's right. Walis ting-ting. Thank you. Walang cellular device, pero may internet yung mga bahay. Oo. Tambo, grabe. Natry ko rin yung tambo. Totoo. And, ayun, since may sarili kaming simbahan. Oo. Pastor nga. Pastor yung lolo ko and my father din pastor pero sa Malaysia siya nagka-pastor siya sa Malaysia. Mm-hmm. And yung tito ko sobrang sa music, magaling sa music like all around, piano, guitar. Masakit yung tambo pero you know what, natikman ko siya. I was very experimental as a kid. Grade 6 ako. I
I wanted to, kasi nga may Game Boy ako eh. Alam niyo yung Game Boy? Nintendo Game Boy. Meron akong Game Boy noon. Tapos, ang battery ko hindi sa chargeable. So, ang ginawa ko, yung ever-ready na battery, nilagay ko sa isang ano, parang isang, ano tawag doon? Mahilig ako mag-invent-invent eh. Inventor ko, no? So, nilalagay, kinuha ko yung parang lagayan ng battery ng isang laruan. Tapos, sinaksak ko siya sa saksakan namin. Right? Pagsaksak, pumutok yung plangka namin. Nung pumutok yung plangka namin, umakyat ng yung lola ko. Umakyat sa ano, nasa taas kami. Umakyat, may dalang walis tambo. Naku, hinata ako ng walis tambo, kawawa ako. Pero, man, nakakatakot yun kasi umusok. Muntik na masunog yung bahay. Yun lang, kwento ko lang, story time sa tambo. Ang sakit. Drums, like, he's playing sa church? Yep. Nasira din yung Game Boy ko nun. And ako naman, binagsak. Ina-idolize ko siya. Tinitingala ako talaga siya, like, bata hanggang ngayon ata, parang siya pa rin idol ko eh. Ganun. Wow. So, total musician. Alam mo yung feeling kasi na pag tumutugtog siya, alam mo yung pumipikit siya, tapos yung mata niya, parang tumitirik yung mata niya. Siguro sobrang ganda ng ano, sobrang ganda siguro ng music. Oo. So, sabi ko, hangar hanggang mayupi. Sabi niya, may internet. Tapos ngayon yung mga bata, sobrang soft na, no? Especially yung parents, tayo, as a parents, we are so soft. Like, pagalitan lang, or awayin na ng ilang, what do you call it? Hindi naman ako ganun ka-soft. Yung ibang parents, sobrang OA. You know what? Kasi nga, pag pinagalitan ng teacher yung anak, parang, you are causing depression to my son. You know? You are lowering the self-esteem of my daughter. I should sue you. You know? Dati, holy freak! Ibabatuhin ka pa ng eraser eh. Papaluhurin ka pa ng asin. Diba? Tapos, minsan pa pag ano mahaba buhok mo, naku, guguntingin yung dito mo ng teacher oh. Magkakaroon ka ng ano, ng pork nut sa ulo. You know? Iham mo rin yung pag nag-start na maintindihan mo rin yung music. How young are you? Matutulfo agad, true. 6, 7, parang ganun. Wow. So, child nasa abuse. Simbahan ako. Curious ka na. Nasa maliit na stage. Yung simbahan kasi may tinatawag na pulpito eh. Parang ganun. Yeah. Tapos dun yung piano. Tapos ako nasa pinakalikod ako ng ano, ng upuan ng sa simbahan. Yung pinaka back row talaga. Mm-hmm. Good night, Virginia. Para, syempre, bata, di ba? Mm-hmm. Lalabas, maglalaro with friends pagkatapos ng Bible study ng mga kids. So, lalabas. Tapos, pagtugtugan na, pag praise and worship na ano, andun, papanoorin ko na siya. Tapos, mag-play siya ng piano, tapos tumitirik talaga yung mata niya. So curious ako kung bakit ganun. Hey, that's how it is. Tapos, I grew up in a Christian family. Talaga, tinanong ko talaga siya, bakit ganun? I learned how to play guitar. Sabi niya, through a church. Ano, parang kumbaga, yung music kasi niya, yung music na nararamdaman para sa kanya, parang language, kumbaga, na nakipag-usap sa kanya. So, okay. So, paano nangyari na ipag-usap sa kanya anong music? So, ako din, lumaki ako na pinapanood ko lang siya. Nagsusumbong. So, parang nagsusumbong si Jester sa mama niya na pinalo ng teacher, tapos mas pinagalitan pa siya ng mama niya. Ganun dapat. Nakukuha ko yung ganung habit or yung feeling. So, tinatry ko din na, intindihin kung ano talaga yun. Ayun, parang hindi siguro sa ano, ngayong time na to, hindi siguro kagaya ng kung ano yung pag-iintindi niya sa music talaga. Kasi hindi naman ako magaling sa ano talaga, hindi ako magaling sa music. I can just, parang enough yung skills ko to make music, pero hindi gaya sa kanya na sobrang... Kaya mong makabasa ng notes? Hindi ako. Okay. Hindi ko kaya. No, I can't do that yung dito either. Mo kaya? Kaya niya. Ah, okay. So... Okay, gets. Uh-oh. Nagti-teach kasi siya ng ano din eh. Ng music. Ng music talaga sa mga kids. And pero nakaka-create ka na, di ba? You can produce for your own, di ba? Nakapag-produce ako. It's easier now. There are tools. Alam mo yun, may MIDI na eh. Uh-oh. Pwede ka na mag-gitara, pwede ka na mag-gitara, drums dun. So, FL Studio, gano'n. Yeah. Okay. So, ayun. Sige, going back. Going back, doon na-expose ako sa music. And, lumalaki, high school, nagdadala na ng gitara. Ano, patay. Ayun na. Siyempre, madaming nakaka-relate niya, nagdadala ng gitara sa school. Yes. Yo, tumutugtog if you bring a guitar in school, you're a cool guy. You know, I learned how to guitar to impress my crush. You know what I mean? Pag may foundation sa school, pag may events, invite ka, mag-perform ka dito. Kasi may mga, kumbaga, parang
for example, like pag intramurals, di ba, parang may ano din, may talent-talent show. Yes, na, first year versus fourth year. Oo, mga ganun. Third year, fourth year. So, may ganun. So, sumasali ako sa ganun. Sa mga talent show. Sa mga talent show. And parang nung nag-hit yung puberty, okay, lumalim yung boses ko. High school to high school, yeah. Doon na ako nawala ng ano, doon ako nawala ng confidence na, anong nangyari sa boses ko? Bakit? Tumubo na yung Adam's apple. Oh, parang ganun ata, na parang bakit pumipiyok ako sa ganitong ano. Tapos naalala ko, yung kanta na to, used to be... abot ko patay, bakit ngayon hindi na? Yeah. So nawalan ako ng confidence doon sa ano. Doon nag-start na parang hinihate ko na yung pagiging ano, hinihate ko na nung paglalim ng boses ko. So okay, hindi ko na siya nagustuhan. Yeah. Jivan also experienced this. Jivan the reactor. Parang nag-stop ako ng music, no? Nag-stop ako sa music dahil hindi na nga ako makakanta kasi parang... hindi mo na maabot yung mga gusto mo. Growing up, ay parang lagi akong kumakanta ng mga gospel songs. Mention si Crush. Naabot ko yung matataas yung mga gospel songs. Lalo na pag mga babae yung... Crush ko dati. Ang maingay. Crush ko dati, ano, anak ng pastor. yung vocalist. So naabot ko siya dati. Tapos nung ano talaga, nung high school, na-realize ko na yung boses ko nagbabago na, yung boses ko lumalalim na, tapos di ko na naabot. So parang disappointed ako sa sarili ko. Mm-hmm. Na hindi ko na nagagawa yung kung ano yung ano ko, skills ko dati. So hininto mo siya? Oh, hininto ko siya. Tapos nag-college ako sa Cagayan de Oro. Okay, CDO na. From Zamboanga. From Zamboanga to ano, Zamboanga to tawag dito. Surigao. Cagayan de Oro, Cagayan de Oro. Marawi, malapit yun eh. Marawi, Iligan, di ba? Oh, yeah, yeah. Nakapunta ka na ba dun? Oh, of course. Oh, man. Parang 2 hours away sana. I love Mindanao, man. Yeah. Nice. Tapos, ayun, nag-aral, tapos, ayun, doon ka na nag-college sa CDO? Oh, doon ako nag-college sa CDO. First year lang din ata. Okay, parang, wait. Ganun. I need to ask. From elementary, ito, gumagawa ka ng music. Yeah, it does school, save you a lot of money. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pagkanta. And everything you can... And then, pumasok ka na sa everything pagdadala. Everything you wanna learn. Pumapasok so ka na, nagdadala ka na ng gitara. Barkada YouTube is there. Nabubuo. Yes. Uso yun na dyan yung buo. Kaya tayo banda. Yun na yung mga usapan. Yes, yo! Yes. And then... Bro, I remember this era, you know? You know, battle of the bands in schools were a thing before. You know, songs like Ulan. You know, my age is showing... Ulan, Hail, bands like Rocksteady, Parokian Edgar, River Maya. Holy freak. Yo, you are a cool kid if you are in a band. And I was part of a band. I played I played guitar and bass guitar. That's all I did. And bumaba yung boses mo. Bumaba yung boses ko. Huminto ka ng music. Ano yung mga ginawa mo pagdating sa college? Anong nagsayaw naman ako dun. Yun naman yung art mo dun. Dun naman, nagsayaw ako. Lumipat college. Ako sa pagsayaw. Okay. Ah, hindi. High school din. High school pa lang nung hinito mo na. That time na tumigil ako sa kanta, lumipat ako sa pagsasayaw kasi nawalan ako ng confidence. Kasi bumaba na boses mo. Bumaba na boses ko. So, pag ini-invite ako na kumanta sa foundation or event sa school, tumatakas na ako. Hindi na ako nag-attend ng foundation Ganyan, tapos... Feeling ko kasi sorry, pero dati kasi meron tayong tawag dito, paniniwala. Yes. Yung mga magagaling kumanta dahil mataas lang. You got this good. Yun yung kept words. Biritera. Standard yun. That dati. Sucks, dati, Gonzo. Dati na, ngayon kasi, simula nung may mga artist na grabe yung ginagawang music kahit hindi mataas. Violinist, wow. Mga KZ, di ba, mga ganun. Totoo. Oh, pero, anyways, going back. So, nagsayaw ka na. Nagsayaw na ako noon. And hanggang college, nagsayaw pa rin ako. Sumasali na ako sa pagsasayaw. Shout out to the batang 90s, man. Hanggang doon, nakikita ko yung mga ano. Kumbaga sa college kasi parang may grupo-grupo eh. May grupo na mga nagsasayaw. May grupo din na gusto music lang. That's how it is. Or piano. Tapos, and there's also a group of kids who has big ass holes on their earrings. You know? Yung simula, they start with a cigarette. Right, and then next thing you know, they are already wearing a scotch tape like this. They freaking wear this on their earring, like it's ridiculous, bro. It's crazy, man. I there is a group in my school that does that, and it's just so cool. Iba talaga yung niche ng bawat teenagers.
ako naman ginawa ko, pinagsabay ko. Pinagsabay ko sila. And they like rock music, ano, like metal, Slipknot. May nakilala ako na nagdadala siya ng gitara sa school. Okay. Tunnel, yeah, tunnel. Tugtog ka nga. Tapos sabi ko sa kanya, tapos kinanta na, kanta-kanta kami, tapos kumakanta-kanta ulit ako. Tapos sabi niya, yo, ang ganda ng boss, ang ganda ng timbre ng boss ko, mo. Sabi ko, ha? Paano maganda boss ng timbre ko? Yung malalim boss ko. Sabi niya, hindi, bihira lang yung mga ganang, ano, ganyang klase. Yeah, it's so funny. Some people here are even freaked out. I'm not freaked out of it. I mean, it's not really something na agad-agad nilang suotin. It's a process, right? Nagpumipiyok na ako. It's a process, right? It starts with a cigarette and then it goes with, it gets bigger, you know, over time. And then until it's as big as this. Grabe. Ng boses. Sabi ko, tapos... Limp Bizkit, y'all. Let's go. Naano rin ako. Roll it. Ay, ano, ano ba tawag dito? Parang... Na-curious. Na-curious ako. Anong maganda sa boses ko? Eh, malalim nga. Kasi, andun yung mentality. Pokemon nga. Cards, exactly. Gaya nung sabi mo na... Yu-Gi-Oh! I played Yu-Gi-Oh! Before, grade 6. Kasi yun yung kinalakihan. So, hanggang doon, lagi kami magkasama ulit. Hanggang... First year pa lang to, mga first year. First year college. Tapos galing. Lagi ko siyang kasama na noon. Parang naging mag-close talaga kami. Tapos nag-start kami gumawa ng banda-banda. Pero acoustic band lang din yan. Yo, I love this, man. I can relate totally. Beatbox, yung ano lang din. Kahon. O, kahon. Yung kahon. Tapos siya yung gigitara. Rhythm tapos ano lang. Rhythm tapos lead. Okay. Pero acoustic lang lahat. Uh-oh. Walang ano. Tapos yung mga kantahan namin, ano, pampakilig na ano, pampakilig na mga kanta. Mm-hmm. Mga Ezra band pa yun. Ezra. Medyo late na kasi Ken is really young. Yun yung tugtugan namin dati. Tapos, bro, Ezra. Gabi naman, sayaw naman. May that practice so cool. Na sayaw, like 5 to 9, 5 to 10. So, always remember. Yeah. Doon ako mas naano ulit ako sa sayaw. Tapos, it was late afternoon. Yung, sumasabay na talaga. Sumasabay from na. From extracurricular na pwedeng pagsasayaw, pwedeng pagkanta sa college, pinagsabay mo. Yes. Hanggang sa tumutugtog ka sa umaga, papractice ka sayaw sa gabi. Practice sa gabi. Pero yung ano kasi, wow. Parang mas... Hola, Europe 80! Binigyan ko ng pansin yung pagsasayaw. Kasi parang... Para sa akin, mas ano siya, mas fun. Okay. Mm. Parang, kumbaga yung pagod, tapos nakikita mo na yung mga, ano mo din, yung mga kasama mo, parang pagod na pagod, pawis na pawis, parang, mm-hmm. Parang amazing din na, uh-oh. Ano, ginagawa nila yung part nila na, sabay-sabay. I also tried it, but I'm not really a good dancer. Ang different siguro pagka dancing kasi, ano eh, yun nga, may kasabay ka. Napapagod, nagpa-practice. Tapos sabi ko, parang iba yung ano, iba yung joy na nabibigay niya. I am 32, wowie wee woo. Kisa sa music. Di ko nga alam kung bakit ganun. I'm old. Pag-iisip ko nun eh. That time. And then. Kasi siguro dumaan ako sa time na nawalan ako ng gana sa music, di ba? Though yung pagsasayaw pa rin naman, may music pa rin naman siya, pero ano yun eh, parang tumatumbling din kasi ako. Okay. Yeah. So, sobrang hyperactive ka pala, no? Nagbibiboy din kasi ako. So, andun yung, alam mo yung parang pag nag-freestyle kayo, hina-hype ka, yeah. Tapos sayo sa gitna. Your body is made of tree trunk. pag may mga cypher, no? Pag mga 17 years old, parang full of pasikat pa eh. Oo. Mas nakapagpasikat ako sa sayaw. So, parang yun yung ano. Tapos yung kanta naman namin, puro pampakilig, parang, ay, wala naman. Lipat na ako dito, so nag-focus ako sa sayaw. Okay. Papakiling. Ayun na, nangyari. Parang hindi na masyadong pumapasok sa school, nag-skip na. Patay. Kasi ano na. Yo, na we all have our dark. So nangyari. Parts of ourselves. Parents, tapos lumipat dito sa Manila. Okay. And this is so good because Ken is so open to be vulnerable. I like it, man. You know, one of the main things to be better as a person is to accept your darker parts of yourself, because there's always going to be a dark part of yourself, you know, kasi nga it's for me, you can never ever get rid of the darker evil part of yourself, the dark part of yourself. It's an eternal dance for me. You just need to figure out how to get it done easier, how to manage it,
ay, medyo malalim, no? Basta, as long as you accept your dark part, your dark self, you'll be able to get better, you know? Nangyari. It will never go away. So, sayaw pa rin ang sayaw. Masyado na akong na-hook sa pagsasayaw. Okay. To the point na sinabi ko sa papa ko, Pa, pwede ba ako mag- I've made bad decisions. Sa school. Okay. Gusto kong magsayaw. Mm-hmm. Nabigla ako kasi sinabi life-threatening ako, okay, decisions. Ano yung gusto mong gawin, gawin mo. Bakit nabigla? Hindi mo ina-expect na papayagan ka? Hindi ko ina-expect na papayagan ako kasi akala ko magagalit siya. Oo. Yung papa ko, my father is the best father na para sa akin meron ako. Oo. Kasi siya yung ano talaga, siya yung parang nakakaintindi kung ano ako. Siguro ganun din siya nung bata siya kaya siguro nakikita niya din yung sarili niya sa akin. So, that's what dads do. Ayun na. Solid. Pag magkasama kami ng papa ko, ngayon kasi nandito na siya sa Pilipinas. Singit at kilikilit siya. Wala na siya sa Malaysia. Alam mo yung parang tropa lang kami, ganun. Mm-hmm. So, parang kuya lang. Parang kuya. Alam mo yung ganung feeling na parang hindi ko siya father. Pero pag problems talaga, tinatawagan ko papa ko, tinitext ko siya. Ito, ganyan. Tagkakwento ko sa kanya. Tapos, ayun naman, nagbibigay na siya ng mga advices sa akin. Guidance. Doon siya nag... Thanks for subbing, Jonah. Doon siya nagpapakita kung paano maging a real father talaga. And, wow. Yeah, so going back, sinabi ko sa kanya na, Pa, gusto kong magpahinga muna. Mm-hmm. Gusto kong magsayaw muna. Yo, June, someone just gave a membership. Tapos, congrats, Abby! Ayun, nagsayaw na lang ako nang nagsayaw. Para asan ka nun? Dito sa Manila? Yan, dito ako sa Manila nun. Tapos nagsayaw na lang ako nang nagsayaw. Tapos hindi na ako nag-aral. Kasi yung pinunta ko dito sa Manila, pag-aaral lang talaga eh. Mm-hmm. So, yung mama ko... Yung mama ko galit na galit nun. Ayaw ng mama ko. Tapos yung papa ko pumayag. Yeah. Tapos ang nangyari, lagi na akong lakwatsa, madaling araw na ako muuwi. Tapos... Kasi wala nang school eh. Wala nang school eh. Oo. Puro na lang ako sayaw eh. Mm-hmm. Tapos ayun, pinauwi ako ng mama sa probinsya. Okay. Tapos sabi niya, magtrabaho ka na lang kaya. Tapos sabi ko, gusto ko na mag-aral ulit. Mm-hmm. Gusto ko na mag-aral ulit. Tapos hindi na ako pinayagan. Wow. Hindi na ako pag-aaralin ulit. Mm-hmm. Gusto na ako pagtrabahuin. Okay. So, sabi ko, gusto ko mag-aral, gusto ko tapusin. So, nag-promise ako na tatapusin ko na to, promise. Tapos, kasi nga, nilipat ka na sa Manila, hindi ka pa rin nagtino eh. Hindi pa rin nagtino. Pagbalik mo doon. Doon ako sa Bukid ulit. Okay. Doon ako sa Bukid. So, wala na akong friends. Wala nang sayaw kasi... Biglang bumagal yung buhay. Biglang ano eh, parang... Shucks, tapos... Ano na, parang anong gawa ko doon? Parang tambay na lang ako ng tambay. Parang buong araw, tapos walang signal, walang ano. Parang, yeah, man. It's like hell. Life slows down. Sa akin. Kasi that's the feeling of going back dito sa Manila. To the province. Manila. So, ibang-iba. The life is so world. Slow there. So, andun ako for about like 1 year siguro. Tapos, ayun, yung lola ko doon, pinag-aral niya ako doon sa amin. Mm-hmm. May school doon sa amin, pinag-aral ako. So, nag-aral ako, mga almost 1 year din ata. Nung kaka-uwi ko, so wala akong ginagawa, like mga ilang month wala akong ginagawa. Buti may tumanggap pa sa akin na school. So, late enrollee ako, nag-aral ako. Tapos, so diretso na ako sa medyo pinakahuli. Oo. So, dumating sa point na may nag-contact sa akin, which is kasama ko sa group. Okay. Ngayon, sa SB19. Okay. Si Josh, sabi niya. It would have been awesome if he talked about gusto mo ba sumali sa group namin kasi may ano nga amigos, may, you know, and stuff like that. Company na gumagawa ng group. Wait lang. Saan mo nakilala si Josh? Ah, sige. Ito, medyo na-skip ko siya. So, nalito ko dumating si Josh bigla eh. Oo nga. Nung sumasayaw ako, Manila. Manila, dito sa Manila. Iba yung group ko, tapos okay. Magkalabang kami. Okay. There you go. That's what I'm talking about. Natatalo nila kami. Tapos, ayun, so, pinauwi ako. Okay. Tapos, nagkakontakan kayo sa laban-laban, ganun. Nagkakontakan kami, tapos pinauwi ako, tapos nag-aral ulit ako sa Bukid. Tapos, ayun, kinontak niya ako, yo. Kasi alam niya kasing kumakanta din ako, kasi nagpa-post ako ng covers ko sa Facebook. Mm-hmm. So, pinapanood niya rin, nagre-react din siya. Tapos, ayun, friends na kayo eh, connected na eh. Friends na kami. So, sabi niya, yo, gusto mo ba ano? Gusto mong sumali? Kasi may ginagawa kaming ano, may ginagawa kaming boy group. Kumbaga, sabi ko, this is new. Parang K-pop, kumbaga.
Parang ganun. So, see, ilan tayo, sabi niya. So for now, apat daw. So kailangan yeah, you cannot isa. Lie that sabi they sabi. Have the K-pop influence on them. They were definitely inspired by K-pop. But they are now trying to establish their own sound, you know? And this started in Pagsibol era. Get in the Zone was like K-pop influence. You can see K-pop all over it. But when it comes to Pagsibol, it's all them. Bigo. Mababa boses ko, man. Harmony, Raimondo, flexing okay those emojis. Kulang nga kami, puro matataas boses namin. Eh. Sabi yan ganun. Okay, oo. Totoo yan, sabi niya sa akin. Ano to? Wait lang. Sumasayo, naglalaba kayo sa sayo, pero kumakanta rin siya, tas mataas boses niya. Si Josh naman, rapper. More on ano siya, gusto niya mag-rap eh. Okay. Kesa sa kanta. Okay. Pero sumasayo din talaga siya. Siya nakakalaban mo nga siya sa sayaw. Kasi yung compose niya, sabi niya may dancer kami dito tapos meron ding magaling gumawa ng kanta, meron ding magaling kumanta talaga. So kumbaga, yeah, that is sick, man. Tapos, forte. May kanya-kanyang forte. Tapos kailangan namin ng ano, alam ko mababa boses mo kasi nagpo-post ako ng nagka-cover din ako eh. Tapos ayun, ako yung napili niya. Mm-hmm. Na i-contact. Actually, madami daw siyang kinontact pero ako yung nag-reply. Okay. Ako yung nag-reply talaga sa kanya. So, in-entertain ko siya. Sabi ko, seryoso ba yan? Tapos, anong company yan? Tapos sabi niya, sinabi niya yung company. Ganyan. Nasa Zamboanga ka nga nun. Nasa Zamboanga ako nun. Wala talaga akong pera. Diba? So, bro, he's not saying the company, man. Does this mean that they are not there anymore? You know what I mean? Sabi niya, totoo nga ito. Wanzi! Punta ka dito, sabi ko. Seryoso ba yan? Tapos, sabi ko pa, baka scam to. Sorry, anong year to? This was 2017 ata. Okay. Para 2017 yan. Okay. Yo, at least tapos, my stories are making sense, bro. Nagpaalam ako sa lola ko. La, may ano, parang gusto at ako kunin mag-artista. Ganun yung sabi ko, artista. Kasi pag sa probinsya kasi, pag sinabing, yeah, that's it. Gusto at ako kunin mag-artista. So parang, exactly. Exactly. Make it layman's term for people to understand. Tata yun, gaganun yung tenga. Kasi nga, if you say it that, hey, grandma, I want to go to Manila and I want to dance there. You know, people in the Philippines would think that you will become a macho dancer. So, you know, it's better to just say that he's about to become an actor, you know, instead of a dancer. Because they would think a whole different thing, you know? May exam ka. Ano na yun? Parang April. So, yung April. Japayuki, sobrang uso yun. So, parang last exam na lang namin. GRO. Last period, and people hate na. That here in the Philippines. Tapos, pinapaaral ka nga niya eh. Pinapaaral ako. But I got nothing against GRO. They're okay. They're cool. Last week na ano, period. Tapos na yung school. But you get the point. Ko, la, please la, gusto kong gawin to. Nothing against macho dancers too, they're awesome. Ko, sabi ko, feel ko lang mag-stop ako. Sabi mo ganun. Isusugal ko to. Tapos sabi niya, paano pag na-scam ka? Anong gagawin mo? Wala tayong pera. Andun naman si tita, pwede akong makitira dun. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, baka naman pabigat ka lang dun. Sabi good ko, evening, oh, simple joy. Kahit magprito-prito lang, sabi mo ganun. Maglilinis ako, gagawin ko yung ano, gigising ako maaga. Tap, may maliit lang bahay namin dito. Maliit lang bahay lang din ng tita kasi nagre-rent lang din. Apartment lang din. So, maliit lang. Kumbaga, gusto mo lang talaga sugalan yung gusto pangarap ko sugalan mo. Sugalan talaga kasi sabi ko, sayaw, kanta. Parang feel ko kaya kong gawin yan eh. Risk bagong taker. Boy group. Bagong boy group, di ba? So, ayun, nangyari. Sabi ng lola ko, wala tayong pera. Mm-hmm. Tapos, nag-reply ako. Kahit anong pilit ko, wala daw talaga eh. So, ang ginawa ko, sabi ko kay Josh. That is so cool, Ida. Yo, I hope I see them. Sabi niya, parang kakausapin daw niya ata yung management. So siya muna mag-aabono ganun. Mm-hmm. Pero syempre pagkatapos daw pag natanggap ako at mayroon ng allowance, ibabalik ko sa kanya ng paunti-unti. Oo, so yung gastos muna, niya. Ang gastos. So siya muna nag nag-book ng ticket ko papuntang Manila. Nice. Tapos wala pa rin akong pocket money. So wala talaga, no? Wala talaga akong pera. Sobrang hirap talaga. That kasi is tough. Galit yung mother ko sa akin eh. He's a freaking daredevil, man. I wouldn't have done that. Well, I've done things before. Si Felipe eh. So ang nangyari, sabi ko, utang ka muna kaila auntie, ganun. Tapos meron siyang 500, tapos umutang siya ng 1,000 sa auntie ko. 1,500 na. Si Lola to. Shoutouts to Lola. Shoutouts to Lola. Tapos, ayun. Dumating yung day.
Biyahe mo na. Biyahe ko na, papuntang Manila. Tapos, hindi ko pinalam sa auntie ko na doon ako titira sa kanila. Hindi ko talaga, kasi pag... Polish. Pagpapaalam ako, syempre, ayaw yun. Mm. Syempre, pag... Oh, so, ayaw, bumiyahe ako. Alam ka naman pagdating ko. God damn, bro. Ano ako, di ba? Pagdating ko, aayawan ako, saan ako titira sa street. Oh, ano, mag-ano ako. Diba? Eh, galing ka ng province, eh. Galing ka ng province, wala akong titiran, eh. Kumatok lang ako bigla. Oh, ba't nandito ka? Bro, that is sick, bro. What the heck? Ano, baka pwede lang ako makatulog dito kahit isang month lang. Holy fuck. So, siguro naawa. Walang, okay. Wala umagang, choice. Ano to, umaga ka dumating, umaga lang. God damn, bro. Umaga ako dumating kasi yung flight. Yo, kinapalan niya talaga yung mukha niya. Man, he didn't have a choice. And he just went on like, you know, I hope everything lines up. If it does, I will have a place to sleep. You know? Wow. Go from, ano, 6 ata, 7 ba? So, oh yeah, parang 6. Tapos darating ako ng 7:30. Mm-hmm. Tapos from airport papuntang ano, papuntang Santa Mesa. Malapit lang. Mm-hmm. So mga 1 hour tayo. Nating 1 hour, so nakarating ako mga 9 nga. Nine. So tulog. Morning, oh, no. Morning pa. Eh dumating ako Saturday ata ganito. Yes, Saturday ako dumating, tapos tulog sila kasi wala silang gagawin, eh. Man, I can relate a lot to him. So tulog. Ano ba siya? Ba't nandito ka? I've done similar things. Pwede ako makatira dito, tita, kahit isang month lang. Sabi yung ganun. Tapos hindi siya nakasagot muna. Para talagang tumingin muna siya sa floor. Tapos may dala akong bigas. Bro, that's awkward, man. That is really awkward. Floor, oh. Parang ganun. Bro, eh. Tapos may dala akong bigas. Dala para sa one month mong tira. Oo, yung lola ko. Ewan ko ba sa lola ko. Pinadala ako ng bigas. Nagdala ako ng bigas sa airport. Nakakahiya. Alam mo yun? Hindi ako marunong mag-ano magbiyahe pre, so di oh, syempre. Yung may trolley pala. Oh. So yung ginawa ko may half sack ako ng bigas. Oo. Oh. Talagang ano, hila-hila bitbit ko sa buong airport. Oh my god. Oo, sobrang nakakahiya. So ayun, may dala. Hindi mo naman alam kasi that time, eh, 'di ba? Hindi ko naman alam. So okay. Napatingin siya sa floor talaga, tapos tumingin siya sa akin. So ipasok ka, parang alam mo yung ano, parang napilitan din. Mm-hmm. Tapos time, ano na, so, ginagawa ko yung role ko sa bahay. Mm-hmm. Tumutulong ka, of course. Tumutulong. Bilang you have to. You got it. Mihina flavor. Kailangan mo pabango. Makisama. Kumbaga. Mm-hmm. So, gumigising ako ng sobrang... Hello, Cruzy Cruz. I miss you. Ako ng rice, magiprito kasi yung anak niya papasok to school. Mm. So, hinahatid ko rin yung anak niya. You're helping out your cousin. Ganun. Hinahatid ko rin yung anak niya. Mm. Nag-aaral. Elementary. Ako nahatid sundo. Hinahatid ko sundo, tapos uuwi, tapos ako naman papasok na para for training. Mm-hmm. Ganun nangyari. Ah, okay. So, wala kayong bahay. Talagang training lang muna at first. Training lang muna. So, yeah. Yung binibigay lang sa amin, allowance. Medyo busy lang. Yeah. Okay. Stay productive, Cruzy. Ganun lang yung allowance namin. That's so, fine. Sakto lang siya for a day. Allowance, mm-hmm, and ano, allowance for food and transpo. So, ay, mahirap din talaga. Tapos, hello, Nuri. Miss you, bye. Sa bahay, mm-hmm, yung kulang sa space, eh. So natutulog ako sa sahig. Mm-hmm. Mm-hmm. Late nga lang kasi. Meron lang akong banig. Alam mo yung banig? Kung alam mo yung banig. Yeah. That is nothing. I-describe mo yung banig. I can even sleep on the floor without nothing. Na, alam mo yung ano ng niyog ata? Dahon. Gawa dahon sa dahon. Oh. Gawa sa dahon ng niyog. Yun lang meron ako. Alam niyo yung pamaypay na parang abaka? Parang ganun, pero higaan. Pamaypay na abaka. Tapos ganun na higaan, malaki. Yung puso? Ito lang din. Yung kanin na binabalot sa ano? Rolyo lang. Parang ano? Pero siya banig. Ganun. So, doon ako humiga. Tapos timing pa na... Parang June. Parang pag June ata, medyo may mga tag-ulan talaga. Oo, oh, oh, maulan yan, maulan yan. Tapos timing na pinarenovate yung bahay. Mm-hmm. Yung sa kanila, may kwarto sila. Doon sa kanila, may bubong. Mm-hmm. So nasa labas ako ng ano. Kumbaga nasa sala ka. Nasa sala ako natutulog. Tapos maliit lang naman yung ano, maliit lang naman yung sala. Tapos yung upuan, kahoy na straight. Alam mo yung hindi comfortable din na. Ano, parang kalahati na ito ata yung upuan. So oh, hindi kita... For upo lang talaga siya, hindi for tulugan. Hindi couch, oo. Oh. So sa ilalim ako ng upuan, natutulog sa baba. Mm-hmm. Wow! Doon ako naglalatag. Mm-hmm. Doon ako naglalatag na ano, every time pagkatapos maghugas ng plato. So damn, bro! Maligo, tapos tulog. Wow! Tapos, inano, sabi ng tita ko, mag-renovate ng bahay, so ipasok muna lahat ng gamit. Sa kwarto, yung may bubong. Okay, may bubong. Kasi, maliit lang din yung kwarto.
Eh syempre ako nahihiya naman ako doon matulog din kasama sila. Mm-mm-mm. So, lahat tiniis ko talaga na tinanggal yung bubong kasi i-renovate nga, papalitan ng bago, tapos ginawang bakal yung mga ano. Mm-mm. Ginawang bakal. Kasi it's an old apartment eh, parang ano ng anay, may tinirhana ng anay. So, they really had to re-renovate it. Ano na, pinalitan ng bakal yung pag-. So, dumating yung June, tag-ulan. Okay. Umaabot ng alas dos, tapos biglang bubuhos yung ulan. Tapos, tulog ka. Tulog ako. Pag ganun ko, basa, tubig, umaano na, may baha na sa, ano eh. Oh, kasi walang bubong eh. Walang bubong. So, nakatayo ako, kukunin ko yung God ano damn ko. Dapat mabilisan talaga kasi mababasa yung unan ko. Oo. Tapos yung banig ko, basa na. So, inaano ko na. Tapos nakatayo lang ako doon, nakaganun. So, unan ko, ayoko naman kumatok kasi nahiya ako. Oo. So, nakatayo ako sa may pintuan lang. Nakakatawa nga eh kasi, so, ilalagay ko yung ano ko, unan ko sa aparador, tapos kukunin ko yung dustpan lang. This is so vivid, man. Tapos yung ano, tubig. Oo, maglilimas ka. Maglilimas. So, hanggang ano na, hanggang umaga, ulan pa rin ang ulan. So, wala so naliligo ka na rin sa ulan, wala ka ng tulog. Ligo ako sa ulan talaga. Kasi, ano yun? Nah, it's niyog. It's niyog. Hindi ako tutulog eh. Before matulog, kita ko yung stars eh, kita ko yung moon. Tapos, wow. Ayun. Bit-bit yung unan ko, tapos nakatayo ako. Shucks, anong gagawin ko? Wala 2017 ako, wala to. 2017. Ay, 2018 na to. Ah, 2018. Na to. June 2018. Oh, wow. 2018 na ito? Ay, 2017 pa to. 2017. Kasi 2018 kami nag-debut eh. Oh, 2017. So yun, ano siya noon? Parang naawa ako sa sarili ko. Sabi ko, kaya ko ba to? Parang ganun. Nakikitira na ako. Wala ako maayos sa tulugan. Pero wala na. Sa bukid may kwarto ka. May kwarto ako. May sariling kwarto ako sa bukid. Mm-hmm. So, dito, sa Manila, medyo ganun talaga yung sitwasyon. Kailangan kong tiisin talaga para dito. Kasi nandito na, sinugal ko sarili ko eh. Yeah, exactly. Yeah. Inistop ko yung pag-aaral ko. And that's para nothing. Like for me, as long as you're able to sleep comfortably enough, as long as you get sleep, you are fine. You know? And I think that's what his mindset was, you know, basta may matulugan na ako and when I'm awake I'm able to do my passion, I'm good, gawin to. Mm-hmm. Last test na lang, last exam na lang eh, hindi ko pa tinapos, para tumakas lang. Mm-hmm. Yung mother father ko, hindi nila alam na tumakas pala ako. Mother father nila alam, pati yung tita ko na bigla na nasa front na lang ako ng door, kumatok, sino yan? Bro, that is sick, man. Wow. So, kailangan kong tiisin. Mm-hmm. Kailangan kong tiisin. Ayun. That is courage, man. Ligo na ako. Hindi sila nagising nung buong ulan? Hindi sila sound yung sleep nila, man. Kasi nasa loob sila eh. Nasa loob sila. Yo, man, I also like the interviewer because he is trying to make sense of it all. He doesn't want to have plot holes and all that. So that's why he gives follow-up questions to make complete sense of the story. And I like that very much. Oh, so, sabagay. Mas malamig, maulan, no? Tulog din sila. So, ako, ayoko naman kumatok. So, ano lang din, pagkatapos medyo tumitila-tila ng ulan, mga 5, ganun. Luto it's okay, Jake's bae. Na para pumasok na, so hatid ko. Ano yun, nagbanlaw ka lang, nagpatuyo ka lang, tapos nagluto ka na ulit. Nagpatuyo lang ako, ganun. Life goes on. Yung kusina, yung lutuan, may people cover. Oh, may cover naman. May okay, cover. Yung sala lang talaga na pinagsistayan yung mo. Yung ano din, yero din yung pinang-cover din sa lutuan. Okay, so, okay. Right after matapos yung ulan, tinatanggal lang siya, tapos luto ulit. Tapos, ayun. So, nakaluto. Tapos, papasok mo yung ano, ligo yung pinsan ko na maliit. Kasi kapatid siya ng mama ko eh. So, pinsan ko na yung babae na maliit. So, ihatid ko siya. Tapos, ako din, bihis na. Tapos, papasok sa training. Tapos, syempre, mahirap din yung ano eh. Mahirap din yung allowance mo na sakto lang din pangkain. Tapos, transport. So, wala talaga. Saan yung training mo? Sa Makati. So, from Santa Mesa, every day? That is a long, long travel. Ilang hours yung training travel every day? 9 hours. 9 hours o mahigit pa. Ganun. Depende sayaw, kung kanta. Sayaw, kanta. Kung everything. Kung may event, lalo na pag may event talaga kami, like nag-stay talaga kami ng madaling araw. Tapos pag uwi pa ako, kailangan ko maghugas ng plato, kailangan ko maglinis muna bago matulog. Tapos darating na, uulan na naman, ganun na naman mangyayari. So palit-ulit yun, parang months din ata yung ganun. So, oh my God. Tiniis ko yung ganung ano, tiniis ko yung... That's tough. Situation. Tiniis ko yung situation na ganun. Pero ayun. Respect, man. Kinaya ko talaga. Survive talaga ako dun. And naging worth it, di ba? Worth it, sobra.
Okay. Tapos, sige, oh, gubalikan natin. You know, his story so far proves that there is no perfect story. You know what I mean? You gotta have to make mistakes to make way. You have to commit mistakes to make what you want to happen happen. And he needed to do that, you know? He just needed to do that. If he didn't leave, if he didn't like, you know, stop what he was doing to pursue his dreams, he wouldn't be here today. So it's the type of mistake that you don't really regret, you know? Mm-hmm. Habang nagde-training this is the part where right and wrong gets blurred a little bit, you know? And that's what life is all about. It's not all about right and wrong. It's all about the journey and it's all about what pursuing what you really want to do in life, as long as you're not really putting someone at risk. May sobrang hirap kasi ano eh, tag dito. Meron akong kasabay na trainees eh. Hindi lang ako eh. So they had to select one member lang. So yung kaba ko talaga sa ano, yung kaba ko talaga sa dibdib ko. Paano pag hindi ako natanggap, anong gagawin ko? Magtatrabaho ako sa ganito, tatrabaho ako sa ganyan. So wait, meron lang akong mga backup plans na. Wait lang, let me understand. Sila Josh, buo na sila. Buo na sila, apat. Isa na lang yung kinukuha. Isa na lang. Mm-hmm. Pang lima nila. Actually, tapos ilang kayo yung nagte-training? Tatlo na kami. Tatlo kayo? Apat, tapos nawala na yung isa, tapos so, tatlo na kami. Apat kayo naglaban-laban muna. Mm-hmm. Sinugal, 25% lang yung chance mo. Nung una. Yeah, man. Tapos, I wonder who those other people na are. Na exam, hindi mo na pinasukan. I'm curious to know. I mean, marami pa nung una. Marami pa. Ah, marami pa. Ano nga tayo yun eh? Parang meron pang, tawag dito. Sa magpapasa ka pa ng video, so pipiliin muna kayo doon. Oh. So napili ako, pinapunta ako Manila. Okay, tapos may evaluation ulit doon. Okay. So in-evaluate kami for 2 months. Tapos ayun na, parang graduation na kumbaga. Okay, so, ito na yun. Last eviction. The eviction so, night. Papasok? Perform kami, kanta, perform. May ibibigay sa amin ng choreography, tapos inaaral namin. Tapos perform na. It's like a reality show. In closed doors. Tatlo dito naglaban-laban. Pinapasok na sa conference room. Yan, pinatawag na ni Kuya. Oh my God. Grabe yung kaba ko talaga. Di ko talaga makalimutan to. Ito yung pinakakabado kang... ito yung time na sobrang yabang ko talaga. Yeah. Interview na sila, di ba? Mm. So, di ko alam yung questions. Bawal sabihin sa akin din. So, ako yung pinalas pinapasok. Mm. So, yeah, pinapasok ako. Okay. Wait lang, ubo ako. You know, you have to sometimes be arrogant with what you can do. Because... if you don't say it, people wouldn't know. You know what I'm saying? Like, if you're just there, oh, I'm here to follow my dreams, that's all. If you just do that, it's not really gonna impress anyone. You know, what's gonna impress someone is that you gotta say what you can do. You gotta tell them what you have to offer. You know, I can dance, I can fly, I can sing, and I am hungry. You know, I think, as a reactor, what I've learned is that talent and attitude is not everything. You have to really talk the talk and walk the walk as well. So you gotta show them. And walang pantuping-tumpik pa. Wala nang ano, ay nahihiya po ako. Walang ganun. Walang ganun, guys. You gotta show what you have to offer because it's a tough world out there. There are sharks out there. And you don't want to let yourself to be devoured by them. You know, you become the shark yourself. If there are sharks there, you gotta become a bigger shark. You gotta survive, okay? So, pinapasok ako. Pasok ka na. Pinakauna ang question. Teka lang, sorry. Tatlo kayo, yung dalawa tapos na. Tapos na yung dalawa. Ikaw yung last na. Last, okay, yeah. Go. So, the first question was, sa tingin mo, bakit kailangan ka namin tanggapin? Mm-hmm. They have to see the hunger. Di ko makalimutan to. Ang hirap nun. Bakit kailangan ka naming tanggapin? Mm-hmm. Sabi ko, kasi ako pinakamagaling dito eh. Bruh! Sabi kong ganun, man. God damn! Ko, kailangan ko maging confident. Kailangan ko I'm getting chills, man. Isusugal ko to kahit magmukha akong mayabang sa harap nila. Exactly. Gusto ko to. Gano'ng kabilis mo naisip yung sagot? Diretso. Wala akong ano. Ako pinakamagaling dito. Bakit? Bakit ka namin kailangan tanggapin? Yun kagad yung... Ganito, nakikita ko po. Opo ko ganito. So, tanawin mo ako nun. May reenactment. Bakit kailangan ka namin tanggapin? Kasi ako pinakamagaling dito.
Ganun kabilis. Ilagay ko yung kamay ko sa table kasi ako pinakamagaling dito. God damn. May ganun pantunog. I wonder who interviewed them. Magaling dito. Wow. Napatawa talaga yung interview. He's hungry. Gwalan. Okay. He's hungry, man. Magaling sumayo sa ano. Sa inyo nag-na-trainee. Let's go. Sinabi niya sa tingin mo. Yung kasabay mo na training ngayon. Pinakamagaling gusto ngayon. Sabi ko, ako, kahit sa apat na final na ano, yung final na napili nyo, magaling pa rin ako sa kanilang apat. Sinabi ko yun. That's what I like, man. Let's go. That day. Oh, that day. Bro, that kind of mindset reminds me of Michael Jordan. It reminds me of Kobe Bryant. You know? They are borderline psychopaths just to prove that they are the best. They would do everything just to prove that they're the best. And I see that in Ken. For some reason, initially when I was trying to get to know SB19, I saw that first at Pablo, and now I'm starting to realize that Ken is kind of that as well. Wow. Sinabi mo yun sa mga kagrupo mo. Tapos sabi ko, alam ko na hindi man ako ang pinakamagaling kumanta dito, but confident ako sa skills ko sa pagsasayaw. Mm-hmm. So I think kailangan niyo ako dito. Sabi kong ganun. Okay. Sobrang yabang ko talaga. Let's go. Tapos tumawa lang siya. Pinalabas ako, wala na siyang ibang sinabi, yun lang. Okay. Isa lang siya? Isa lang siya. Okay. Tapos pinapasok yung apat. Oo. Tapos nag-usap ata sila. Ah, yung apat na kagrupo mo na ngayon. Oo. Sabi, di ko na maintindihan yung naramdaman ko. Oo. Kasi hindi mo alam kung tama yung sinagot mo eh. Bakit ang yabang ko dun? Bakit ang ano ko? Baka mamaya ayaw nila sa akin. Dito ganyan. Dami ko na iniisip. Babalik na ako sa bukid. Oo, magtatrabaho talaga. Hindi ako babalik talaga doon. Sabi ko, hindi ako babalik talaga. Magtatrabaho ako sa ano talaga. Kakausapin ko yung tita ko. Sabi ko, magtatrabaho ako kahit saan. Kahit basta may ano lang. Good evening, Navarro. Basta dito ako mag-stay. Magtatrabaho ako, ayoko na. Sabi ko, parang nawalan na rin ako ng sarili ko. Tas, oh, galit yung mama mo eh. Tapos yung lola mo, paano mo babalikan yun? Hindi mo na tinuloy yung school. Grabe na yung pressure. Grabe na yung pressure. So, okay. Dami ng ano, there's a lot of things na nangyayari sa isip ko. So pinauwi kami. Mm-hmm. Since hindi pa binigay kagad yung sagot, pinauwi pa. That's crazy. The tinapay na yan. Prolonging the agony. Kami, one week, sabi. One after, freaking after week. 3 days daw. Oh. Magbibigay ng answer. Okay. Nangyari 1 week, may wala talaga. Wala pang what? Sagot. What? That is sick. Sa one week na yun. Ow. No. Mas mahirap yun. Nag-aantay ka na sagot. Yo, that's gonna drive me nuts, bro. Why are they doing this to people? Wala pang sagot. Shit. Wala, hindi naman umulan sa 1 week na yun. Mas mahirap yun. Na. Nag-aantay ka na sagot. Yo, tas umulan na naman, no? I wouldn't sleep. Umulan pa rin. Tapos 1 week. Ay, di ba? Dapat sabi sa akin 3 days. Okay. 1 week na. 1 week na, wala pa rin ano sa akin, wala pa rin text. The heck? Ano ka ba na ako? That's gonna mess up with my head if I was him. So, dumating yung ano, so ano na? Gusto ko na sana mag-work. Gusto ko na sana mag-work. Oh. So dumating yung time na nagre-ready na ako kasi gusto ko mag-apply. Kahit sobrang ano ako eh, klase na tao, parang may, ano ba tawag dito? Yung pag-order sa mga fast food chain, mm-hmm. Hindi ko magawa kasi nahihiya ako. Bakit? Yo! I don't know. I was like that! Holy sh! What? So, I was exactly like that, bro. You're in my teenage days, 16, 15, 14, 12. Yo! I was like, I will never, ever order something sa fast food because I am just not... I don't know. It's weird. I don't even remember why, but I'm not comfortable in doing it. Like, I'm not that guy. I'm not that guy who goes in front and does do things. Nawiwirdohan ako. I always have someone else. I always have my little brother go order something for us. I always have my friend order something for us when we go to fast food chains. And I just, wow. What? Yung pag-order sa mga fast food chain, mm-hmm. Hindi ko magawa kasi nahihiya ako. Bakit? I don't know. Sa sobrang hiya ako, it gets me upset. When people force me to, hoy, mag-order ka, ikaw mag-order, nahihiya, nabubwisit ako. Sometimes, there was a time na nag-walk out ako, nabwisit ako kasi I just can't do it. I don't want to do it. So, alam ng buong pamilya ko yan, mm-hmm. Na kahit di ako makakain basta. Pag nauna kasi sila doon sa fast food. Man! Kahit di ako makakain. Basta di ako mag-order talaga. Di ako mag-order kasi nahihiya talaga ako. Dami kasing tanong eh. Talaga? Hindi ka nakaka-order sa fast food? No, hindi ako. Bro, na-awkward ako. I stutter a lot. Okay, may phobia ka doon. Mm. Okay. Ata, I can't say na it's phobia siguro. Siguro kasi lumaki ako sa bukid.
or may ganun pa rin talaga. Kahit noong college ako, yung mga classmates ko pa or friend ko yung bumibili for you. Bumibili para sa akin. So hindi ako nasanay. Wow. Natatakot ako magtanong. Natatakot ako kahit ano man magtanong ng direction. You know, for the people who have met me in person, you kind of get what I'm trying to say, right? Wala akong choice. I have to find work kasi hindi ako kinontak eh. I don't talk in person. Oh, 3 days lang daw. Baka yun, 3 days, tas wala na. Sabi ko, wala na. Wala na pag-asa to. Mm-hmm. So, umalis na ako. Okay. Biglang may tumawag. Punta ka dito sa studio. Nung araw din na yun. Nung araw din ka. Na yun. Wow. Araw din God na yun. Damn, it feels like a freaking movie, man. Punta, sabi ko, gano'n, 1 week na. Sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit po? Bakit ayaw mo ba? Ayaw mo mag-train? Parang ayaw mo pa. Oo. Sabi, bakit ayaw mo mag-training? Gusto mo si ano na lang? Grabe yung saya ko, man. Grabe yung saya. Kasi natanggap ka na. Yun na yung word, talon, no? Talon talaga ako. That is so cool. Lord, thank you so much. Kasi, and, you know, the fact that the management took time to announce who the winner was, it means that they actually struggled in selecting the best one. And it speaks volumes on how competitive the other guys were. It must be, yes, sinabi ni Ken na siya pinakamagaling, but maybe in reality, maybe, just maybe, those other guys might be actually better than him. You know, I am confident to say that some of them might have been better than Ken, right? That's why it took a long time. But the most important thing, really, when picking a talent, for me, in my opinion, is that talent must be hungry. And I think the hunger is what they saw on Ken. Ken is good, you know, there might be people that are better than him, but he was hungry. He was confident. He was all in. He sacrificed everything, went all in for his dream. And maybe that's a good quality to you know, to look for. And that's what they decided. Ako, ano eh, parang binagsakan na ako ng langit. Kinikilabutan ako. Tapos, ayun, pumunta ako, dali-dali ako pumunta doon. Tapos, ano nangyari? Skip ko na. Mm-hmm. Nahirapan silang mag-pick. Okay. 6 months ata ako nag-train. With them naman? With them. 6 months tapos nag-debut kami. Okay. Ito, 2018 na to siya. Tenacity, okay. And for sure. Nag-debut na kayo. Nag-debut na kami. Yan. So yan yung childhood hanggang sa training. I really respect that, ano, yung situation wherein kailangan mong matulog. Tapos uulan. Ito. Hindi alam ng tita ko to. Oh. Pero may one time na basa ako. Pero basa ako tapos lumabas siya, nagising siya. Kasi bakit daw maingay. Tapos umuulan na pala, basa ako. Tapos naglilimas ka? Lakin, kawawa ka naman. Pumasok ka dito ka matulog. Sabi ko, okay lang tita. 5 a.m. na rin naman, so magluluto na rin ako. Hindi niya alam. Yun lang yung time na nahuli niya ako na nag-ano ng... Pero it happened a lot of times. It happened a lot. During the rainy season. During you have to endure that even if you trained 9 hours. Yes. The audacity. And you still need to bring... Kulang na yung pahinga ko, di ba? You still need to bring your cousin to school. Oh my God, respect. Yun lang yung time na nahuli niya ako. Well, I really, really respect that. So, yun yung naging start hanggang dito sa debut nyo. He even became a freaking babysitter. Marami na kami na pag-usapan. Magbe-break muna kami. Nandito pa rin kayo sa paborito nyong podcast. Kasama natin si Philip. This is DOUGBROCK Radio. What is up, cyberspace? Maraming salamat sa suporta ninyo at panonood. Are we done? Sa DOUGBROCK Radio. Hindi lang sa podcast, pati na rin sa iba pang programa ng DOUGBROCK TV. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ano pang hinahantay mo? Mag-subscribe ka na. I-hit mo yung notification bell para updated ka sa mga bago naming palabas. I-comment mo na rin kung ano pa yung gusto mo mapanood. So paano? Balik na tayo sa podcast. Alright. What is up, cyberspace? Nandito pa rin kayo sa paborito niyong podcast. Ako po si DOUGBROCK. Sa mga nanonood dyan sa live stream, dyan sa premiere natin, maraming salamat po. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-hit nyo na yung subscription, yung subscribe button, and syempre i-hit nyo rin yung notification bell para updated kayo. Wow, 300 people are watching? Iba pang program. Shout out to y'all. DOUGBROCK TV. Pero thank you for watching, man. Podcast. Kasama pa rin natin si Philip. Yep. Yeah, what's up, everyone? What's up? Still here. Yeah. Hello, Arlene. Solid ng kwento kanina. Yep. Sobrang. Shoutouts to that tita na piniling patirahin si Philip kahit nang shoutout, tita. Love you, tita. Nakakabiglang tao to. Biglang dumarating. May dalang kalahating kabang bigas. So, yan. But yeah, tol. Moving forward. Ito, nilaunch na. Nag-debut na yung grupo. Mm-mm. Which is SB19. Yes. Five members. All right. Members.
And then, ano yung mga sumunod na nangyari? 2018? Yeah, so nag-debut kami. Konti lang din yung mga opportunities kasi ano lang din kami, parang tawag dito, independent company. Mm-hmm. So, independent artist kami, so wala kaming connections. True. Kahit saan lang. They started from freaking nothing. Ano talaga, mahirap din yung connect, mahirap. You know, the Korean type training is definitely an instrument to hone their talents. But as far as exposures go, as far as exposure went, they didn't have anything. They really needed to carve and get, they needed to crawl out of that rubble to get recognized. Do you know what I mean? That's what they did, and that's why they are so inspiring and commendable. Some groups, they have their companies, they're under Viva, they're under ABS-CBN and whoever. Like, they already have a medium, a platform where they can be promoted. As many things, they didn't have anything. You know what? I still remember when they posted in their Facebook and they were celebrating 150 freaking followers. 150, guys. You know, imagine how crazy that is. And look at where they are now. Insane. Insane. Kumuha ng connections kasi yung company namin may ari. Korean din, so okay. Wala din siyang connections dito sa Pinas. Wala pa siyang network masyado. Wala pa talaga. Okay. So, naalala ko yung first performance namin. Ito di ko makalimutan. Ano talaga ako, parang down na down ako kasi pinakaunang performance talaga namin. Nanood yung tita ko na yun. Okay. Yung tita ko na yun. Oo. Sumusuport sila sa akin. Yung tito ko, tito din, tapos tita Ann, tapos yung pinsan ko, dalawa, maliit. Nice. Kaya isa college. Nanood sila, tapos pumiyok talaga ako dun, men. Pinaka-first na ano. Na live mo. Thank you, Soyan, for subscribing. Kaba ko, di ko maano eh. Kasi pinaka-first eh. Tapos may mga taong nanonood eh. It's okay. Dun talaga ako parang, madown na naman ako. It's okay. It's just a proof that they don't lip-sync. Alright? That's why SB19 is good. They're even better than other K-pop groups. They don't lip-sync, bro. Ganon, so... kinausap ako gito. What's up, Lynn? Okay lang daw gito, ganyan. So ako, para sa akin, hindi okay sa akin. Hindi ganun. So, na-down ako dun. Nakabawi naman. So, ayun. Nung time na yun, hindi pa kami nag-debut nun. Ano pa lang yun, parang pina-experience pa lang kami kung paano mag-perform live. Mm. Okay. Ano yung feeling na may mga taong nanonood sa'yo. That's what I like about their training. Hindi pa kami nilo-launch. Kumbaga, pinapakilala pa lang kami. Yeah. Pinapakilala as pre-debut days. Okay. Tapos, ayun nga, since pangarap wow, namin, Arum ka na agad, wawiwiwawu, that's nice. Song namin thank you for being there for them early. Kasi daw, para ma-showcase namin yung una muna. Yung kumbaga, impression kasi, impression last. Yun yung sinasabi, di ba? So, nang gustong makuha ang impression na marunong talaga kami kumanta. Exactly. So, nag-debut kami. Nirelease yung pinakaunang song namin, which is called Tilaluha. Tilaluha. It's a ballad song. Okay. Tapos, ayun, wala. Walang ano, parang masaya, sobrang saya namin na na-release siya. Na-release siya Spotify, mm-hmm. Nasa YouTube, nasa mm-hmm. kahit anong platforms. Pero, good night, Marikit. Wala. Enjoy. Din, parang walang nangyari din na ano, walang tumatangkilik na tao. So, walang traction. Mm-hmm. No traction. Yung masaya, first single. Masaya pa rin kami. Oh. Masaya kami na nakita naman yung pangalan. Wow, andito yung pangalan natin. Oh. Parang, ano talaga? So, ano yung feeling na, ano, as a new artist, as yun yung dream mo na makita mo yung pangalan mo sa, makita mo yung sarili mo sa YouTube. Yes. The small victories. Ano, kahit anong platform. So, sobrang saya namin, pero walang tumatangkilik talaga. Mm-hmm. Tapos, ayun na, patuloy pa rin kami. Pero, hindi namin naiwasan na ano talaga. Yeah, man. You thought they were Koreans, crazy? Wow. Yeah, I mean, the music video itself are done by Korean actors. So, I don't blame you for that. Nawalan kami ng gana na ipagpatuloy. So, nag-usap kami na if ever next release namin wala pa rin mangyari, wala na kami. Mm. Sinong nag-usap? Kayong grupo? Kami group. Kayong lima, personal yung usapan. Personal namin usapan. So talagang sad talaga yung group nito, no? Sobra. Kasi every ano kasi nag-open forum kami. So every after ng mga events ganyan. Inaamin namin sa bawat isa yung dinadamdam namin. Tapos biglang na-open ngayon, na-open yung ganung usapan na pag wala pa ring mangyari, wala na talaga.
So, ayun. Nilabas yung Go Up, nilabas yung music video, wala pa rin. Mm-hmm. Wala pa rin nanonood. Sobrang, meron man, pero sobrang onte, kumbaga. Mm-hmm. Wala namang, walang mangyari. Kumbaga, may passion naman talaga namin na talaga mag-perform or gumawa ng music. Pero, mahirap din kasi pag, minsan sinasabi mo na kahit walang nakikinig, gusto mo lang mag-ano. Pero, parang para sa amin yun yung namin eh. Kailangan makuha namin yung makuha namin yung audience kasi sinugal ko yung sarili ko. Para sa akin ah, personal ko na kinadinadamdam ko ng mga time na yun kasi sinugal ko yung sarili ko. Sana mayroong umano sa amin, ganito ganyan. So, release yung music video, wala nangyari. Tapos, nag-isip kami ng kahit anong-ano kasi bigyan pa natin ng isa pang chance. Mm-hmm. So, kasi naniniwala rin kayo sa kanta eh. Oh, naniniwala kami sa kanta. Bigyan pa natin ng isang chance, wag muna. So, nag-shoot kami ng dance practice. Okay. Doon na-release yung na-release yung Go Up dance practice. Lyra. Dance practice. Lyra comes in the scene. You know? So, sa studio, tapos sinabi, "You were studying Korean last 2018. Wow. What a cool way to discover SB19. Hindi ako masyado sa social media. Wow, baby. So, sinabihan lang ako na nag-viral. So, sobrang happy nila. Like, sabi ko, joke ba to? Joke time ba? Is this a prank? Pagkatingin mo? Madami na eh. Sa Twitter kasi nag-viral yun. Okay. May nag-share na, wow, meron pala tayong boy group na ganito na sobrang sabay-sabay sumayaw talaga. Tapos maganda daw yung kanta, ganito, ganyan, sinasabi. So, sabi ko, wow, parang nasa mga 600K views na ata sa Twitter yun. Noong time na overnight lang. Oh, no? Ang laki noon that time. Wow, Roa J, you're a young 18. Ito na ba yung simula? So, grabe talaga, parang sa dami-dami ng tao mabigyan ng chance na ganun. Kami din, isa-isa kami sa pinakamapalad na tao na na hindi sumuko. Na, wow. Though, napag-usapan namin na susuko kami. Kasi wala nangyari. Pero, ayun, parang, kumbaga, yung mga nangyayari sa amin or sa akin, parang last moment, tapos biglang... Yeah, it's like a last hurrah. You know what I mean? And Lyra, props to Lyra for sharing SB19, but you know what? Even if Lyra didn't exist, SB19 were bound for success. They are bound to find success in one way or another because they were really good and they're even better now. So, kahit hindi yun nangyari kay Lyra, in one way or another, they will still find success kasi sobrang galing nila. You know, people will eventually find them. Handa ka nang sumuko, pero parang ayaw pa ata kami pa. Parang baka may... They're successful because they are talented. Maraming na-inspire sa amin. Nagsimula and na they work hard. Makilala, tapos in-invite kami sa iba-ibang TV stations. Mm-hmm. So, nag-perform kami hanggang nag-build kami ng name namin overtime. Tapos, nagkaroon na kami ng concert. Yung pinakaunang concert namin, free pa yon. Free concert shop. Just to make our name, para wow, na-discover mo sila sa What Are We Ko? Ang nice naman nun, Odi. Free, parang mas mga 300 to 400 people ata yung pumunta. Saan to? Sa San Juan, bang tawag? Na yan? Music Museum? Hindi, maliit lang parang. Teatrino? Parang, yan ata yun, parang Teatrino ata. Parang sa Green Hills? Was this Green Hills, San Juan. Start with the best concert? Basta somewhere. Liit lang na venue. Maliit na venue. And then, 18 couple lang, was here. Free lang. So may mga 300 to 400 people kasi sumikat-sikat na rin naman kami. Oo, kasi may viral na eh. So, yeah, 18 couple went to this place, to this event. In-invite din namin, tita, tito, ulit, yan ang mga pinsan. So pumunta sila, tapos, ayun na. Wow, na. Thank you Roa J for knowing SB19 through my channel. Tour local din, ng time na yon tapos. Anong year to? 2018 pa din? 19 na? Parang ganun. 19, oh. Ay, nangyari to, 2019 ba yung parang nag-stop din yun eh kasi may pandemic eh. So parang nakapag... 2020 yung pandemic. 2020? 19 to. Oo, mga 19 to. Yan, 19 to. At tama kasi go up ng mga time na yun. Yun na yung sumikat na yung go up ng mga time na yan eh. So, yeah. Doon, nakapag-tour pa ata kami for parang
5 cities ata, tapos biglang nag ano, lockdown. Biglang nag-lockdown. So wow. Natigil. So yung ginagawa namin, yung ginawa namin noon, ano lang, parang content lang sa social media. Yun na lang yung during pandemic. During pandemic. Pero thankful kami kasi meron talagang ano, alam mo yun, meron pa ring mga brands na kumukonek sa amin para ano, nice, para magpatuloy pa rin. Tapos Tony Talks ka, Jun. Nice. The rest is history. I love that. Parang mga brand endorsement, ganun. Mm-hmm. So, thankful pa rin kami kahit ano, though siguro sa ibang tao, hindi pinalad sa mga ganun bagay. Pero kami, thankful kami na pinalad talaga kami. Kahit na, pandemic, kahit may. Kahit pandemic. Kasi yung mga artist, di ba? Like, for example, kakasimula ka, tapos biglang nag-pandemic. So, mabigat yun. Mabigat na bagay yun para sa ibang tao. Pero, absolutely. Sa amin kasi pandemic was tough. Sinuerte kasi kami talaga. I thought I would be broke. Yun yung naging time ng sinuerte talaga kasi. Kasi pero yun din yung blessing sa akin. Full support din talaga. You know, sobrang if the pandemic if the pandemic didn't happen, I wouldn't have known that I could do vlogging, you know, if I could do make videos. You know, when the pandemic hits, there was nothing to do. I work at home and I started watching videos, you know, watching anime. I watched a different Netflix show. Tapos, sumabog si Easy Mill. I became a fan. And then, that's when I got exposed to the reaction scenes. So, I saw Jessica Wonder. I saw Ovella. I saw, basta yung mga malalaking reactors na nag-react kay Easy Mill panalo. So, sabi ko sa sarili ko, I can actually do reactions. I think I can do it. So doon na nagsimula. And then rediscovered the SB19. And the rest was history. Yun yung what era. Maraming pasasalamat namin sa kanila. Tapos. Yes, man. Go. Ayan na. Pandemic. SB19 helped me a lot. Tapos, bawal lumabas nun. They taught me to love myself. Nag-start na pwede ng. They taught me that I could do better than what I can already do. Sinute namin yung ano. Sinute namin yung, tawag dito? What na music video namin. Mm-hmm. Shoot kami ng What. Tapos, ayun. Matunog naman siya yung What. Madaming nanood, madami nag-react. Ganon. Pero yun yung time talaga na, ano eh, yung mga tao kasi ng mga time na yun, madami talaga nanonood kasi. Oh, lahat sila nasa bahay lang. Lahat sila nasa bahay lang eh. So, uso pa nito yung mga online rambulan eh, di ba? Online rambulan sa ano? sa Facebook. Sa Facebook, 5 PM. So, yeah, nilabas yung What, tapos sunod-sunod pa rin, tapos natapos yung ano. Successful pa rin yung What, di ba? I like No Life Shack, yeah. Andan yung mga fans namin. He's cool. Nandyan sila. So, nag-grow talaga. Ang bilis ng growth, no? Sila, yes. And then? And, ayun, lumawak-lawak. Meron na kami mga international fans. Ganun, may mga 18 na sa, ano, yung tawag kasi ng fans namin, 18. Okay. And meron ng 18 sa taga iba-ibang bansa. But 18? US. Parang ano siya eh, kumbaga. So, pinaka-simple na explanation dyan. 18 comes first before 19. Okay. Tapos. Yeah, we all know this, guys. It's so amazing how they come up with it. And thank you, Theda Pilar Pineda, for the $10. It takes a lot of them to feel. It takes a lot for them to feel successful. I was surprised that my daughter said she's heard of them back when they were just starting, and then both realized we first saw them in Net 25. Wow, Net 25. Yung 18 din. Letters and Music? I would assume. A, tapos T-I-N. Pag binasa mo siya patagalag 18, which is ours. K-A-M-R, Dragon? Atin. So, kung ano yung mga na-achieve namin, it's not only for us, it is ours. Para kumbaga, sama sila. Sama-sama. Sama rin sila sa journey namin. What's up, K-A-M-R Dragon? There we go, andun din sila. Kung ano yung mga nakamit namin. Maybe next time, bro. I'm reacting to this interview. So, we still have an hour to go. Oh my gosh, this is long. Talaga. So, until now, andito pa rin kami dahil sa kanila. Nice. Shoutouts to 18. Shoutouts to 18. All the members of 18. The 18 Kingdom. Philip and the Philippine Group. Abangan ang next episode. Okay, Tol. So, tuloy-tuloy, nagka-pandemic and all. Gusto ko balikan, ikaw naman, Tol. Ano yung roots mo talaga sa music? Siyempre, dito napunta ka sa pop. Nagsimula sa ballad, pero siyempre, from one up and sa mga, hanggang sa mga recent releases nyo, ano eh, naging ibang sound eh. What's and up, Essin? Sa pagkakakilala ko sa iyo ngayon. Yes, yes. Diba? Iba yung napapanood ko, tapos yung na-meet kita kanina, this is a different you. This is a different
character, mm-hmm. if I may, no? Mm-hmm. Pero explain mo sa akin, anong pinagkaiba ni Ken na nandoon? Wow, ikaw, thank you, Jex, Jex, babe. Anong, easy mill, man. I miss music? Him. Anong e-expect ko dito? Siguro yung ano eh, yung kumbaga sa group kasi, okay. Si Ken, nakasali sa group. Siyempre, may iba-iba kasi kaming role, di ba? Mm-hmm. Though, pagdating naman sa skills, wala kaming pinagkaiba talaga kasi same lang naman kami na tao. Kung ano yung, sa grupo, kumbaga, may certain role ako na kailangan gampanan. Mm-hmm. Kayang kailangan gampanan nga, gaya ng sinasabi ko. And, sa group din kasi hindi naman ako mainly na gumagawa ng music, di ba? Mm-hmm. Yung leader namin yung gumagawa talaga ng music namin. Mm-hmm. And, ano siya, sama-sama siya. Kumbaga, it's a collective, kumbaga, effort, kumbaga. Tapos, magtatanong siya sa amin kung ano yung gusto naming genre or anong gusto naming kind of music. So, ganun yung nangyayari. Ito, gusto ko ganito, ganyan. Tapos, syempre, bibigay siya ng line na kung ano yung nababagay sa bawat member. Mm-hmm. Kasi, dito, mataas yung voice. Sexy main dancer, ay! Tapos, meron din sakto lang, meron rapper, meron ano. So, charismatic! Yun yung pinagkaiba siguro. Yung different lang din kay Philip kasi nagagawa ko kung ano yung ano. I just checked, 18 couple are still live. Kung sound. They reacted to my dark fantasy. I'll check it later. Ang hirap na itong question na ito. Ito yung pinakamahirap na question na natatanong sa akin palagi. So, siguro ano, if I can, ano, no? Yeah. Patingin ko lang. Shout out to Brigaders! Kasi, as a group, you're part of music. Yeah. Mm. You're part of it. Kahit 100% ibigay mo, parang, part ka nun. Pero dito, 100% na ikaw lahat. Yeah. Yung isang buong entire song, parang ganun. Mm. That's cool. Let's hindi, see. Hindi, kasi, paano ba? It's a collective effort to rin. Ito yung ano talaga, pinakamahirap na question every time na natatanong sa akin. So, nahirapan talaga ako dito sa question na to. And, sige, move on tayo. Balikan natin yan. Balikan natin yung mga. Kasi mahirap natin, yan eh. Mahirap yung part na yan eh. Oo. Pero, nakita ko, the passion is same. Kasi when I knew that you agreed to do the interview, I really checked and checked on social media na parang ibang brand talaga eh. Yes, yes. Ibang, I can say na I can really differentiate Ken and Philip. Mm. They have different colors, I can say. If I may, no? They have, parang kumbaga, magkaiba, ibang klaseng enerhiya na parehas. Yes. Parehas art. Yeah. It's different. Yeah, Ken is hindi different. Hindi ko siya kayang i-put in towards ng description na maganda. Diba? Ako nga, di ko diba. Diba? Pero tol, paano mo naisip to? Paano yung thought process mo on doing a decision na ilalabas ko naman yung Philip, which is your real name, tama? Mm. This brings us back to his willingness to take risks, right? Philip is the type of guy who would think of doing something and he would just do it. You know, no hesitations, right? His previous experiences kind of proved that, you know? He wanted to perform, man, you know, fuck school, man. Let's go ahead and go to the city and perform, pursue it. So, exactly now, ulit yun, it's a pattern. And in this time, nangyari sa passion niya. Like, you know, I have SB19 as a group, but, you know, I don't care. I can do my own music while having SB19, right? I don't care. You know, I just want to show what I have to offer to the world. And this is what it is, you know, complex. Let's go. Bulan, palayo. Wow. I just love Ken, man. Parang ito naman isang artist of me na bago. Siguro kasi ito yung ano din eh. Ito yung kumbaga, isa-isa naman sa atin, may sarili tayong ano eh, gusto pagdating sa music. Uh-oh. So, sa tingin ko, ito din yung gusto ko na klase ng music din. May ganito din akong gusto na music. Though, wide naman yung ano ko. Wide yung ano ko. Oh, wow! Yo, AMB, you're not Filipino? AMB said, I loved Go Up 2020, but couldn't understand anything as all is mainly in Tagalog. Then I came on to your reaction. I can't stop praising you as you think of the fans who knows nothing. Yeah, well, that's who knows nothing of your language. So that's the main goal of my channel.
That's why I speak English. My English is not perfect, but I speak English because I want to expose great talent to the world. You know, great Filipino talent to the world. Thank you, AMB. That's so fulfilling to hear. Thank you. Japanese, ano, or ano man, like Latin music. Fan din ako, nakikinig ako ng ano. So, wide yung ano. Variety yung pinapahinga mo. Yeah, yeah. Na klase ng music. And, yeah, siguro si Philip, ano siya eh, medyo aggressive tingnan or ano ba? Very bold or straightforward. Edgy. Yeah, edgy, ganun. While sa si Ken siguro, ano ba? Ken is a baby. Ken is a little crazy. Upbeat. Diba? Ken, talaga, grabe. Ken is Kendra, you know? To you guys. Kayo nga mag-differentiate kay Ken at syempre kay Philip. Mm. Ilagay niyo sa comment, babasahin namin yan. Tignan natin kung ano yung opinion nyo. Mm. Pero moving forward. Pero sa ano siguro? Sa tall. SB19? Kasi lumalabas din yung pagkaano, eh, pagkasama ko kasi yung kagrupo ko. Mm-hmm. Naglulokohan kami. So, sobrang... Ano syempre, close kayo nun eh. Grupo mo yun eh. Naglulokohan kami. So, tapos nakikita rin yun sa vlog namin na ano, naglulokohan kami. Tapos, siyempre para kami mga bata kasi ano eh, matagal na kami. Sabay matagal, kayo nag-train. Sabay kami nag-train eh. Matagal na kami magkakasama. Di ba? So, nag-world tour na kayo together. Nag-Philippine tour, so, tour na rin. Para kami magkakapatid na talaga kami. Ganun kumbaga. So, di ba pag sa kapatid mo, parang okay lang kahit sobrang lambing mo sa kanya or mag-away kayo. Oh, okay, bugbogan nga kayo. Kami ng kuya ko dati, bugbogan kami. Di ba? Ganun. So, that's how it is, man. Hindi namin sinabing okay yun. Tough love. Okay. Pagmamahal yun. Mm-hmm. So, siguro yun yung mga nakikita. Yung mga 18 siguro, sila siguro yung maka-differentiate talaga niyan. Like, hindi siguro yung sarili ko. In terms of skills, same lang. And, pero yung music lang siguro. Iba-ibang kasi sound, no? Iba-ibang sound. Forte. Yeah, iba-ibang forte talaga. Can I ask you one quick question? Banggitin mo yung apat na kagrupo mo, tapos i-describe mo sila mabilis. Ah, yeah. Name and description. Mm. Yan. I like this. Yung leader namin, genius. Oh! Pablo. Pablo is genius. Let's go! Justin, very creative. Mm. Very creative. Style. Yo! That's my bias, bro. Multi, ano ba tawag ito? Talented. Multi-talented. Stel is multi-talented. Stel is like the most talented. Ano ba? Pandesal. Charismatic, siguro. Charismatic. May certain din siya ng aura sa kanya eh. I mean, lahat naman kami may ano, may sarili-sariling aura talaga. Josh is the, he's very intimidating. Sarili-sarili namin. He is very intimidating for me. Siguro yung masabi ko. Angas nun. Yes, yes. Kayo guys, ano tingin nyo kay Ken? Comment nyo rin sa baba. Mm. Ewan ko na lang kung ano yung sabihin nila. Sige nga, ano nga? Ken does not intimidate me. He has an overwhelming aura, but he doesn't intimidate me. Anyways, tol. I'd like to talk about ito, Rapsta. Mm. I've seen Rapsta. And this is... Rocksta. Sorry. Rocksta, yeah. Sorry. Let's talk about Rocksta. Yeah. So I've seen Rocksta. Mm-hmm. So... it's something that is new to the Philippine visual of hip hop artists. Yeah. Anong thought process of this? Sobrang solid. Isa to sa mga latest single niya eh. Tol. What's the story behind the song? Doon muna tayo. Mm. And then the visuals. It's really nice. The story behind the song was parang ano eh, my time na... By show bilang host? I don't know, Jasper. Second single mo to. I'm not so good when it comes to maritesing. Third one. As Philip? Yeah, as Philip. Third single to. Okay. May time na madadown ka talaga. As a human, di ba? Mm-hmm. Meron tayong dinadamdam na ganun. Mm-hmm. Tapos, parang at the end of the day, marirealize mo rin na yung sarili mo lang din katulong mo. Mm-hmm. Parang para sa akin kasi parang walang ibang taong makapag-save sa akin kundi myself. So I have to motivate myself. And kumbaga keep that passion burning inside okay. You. Yeah. And yun, if you really love something, aim to be the best. Yes. Aim to be the best. Kung meron ka talagang gustong gawin. Like, I try to always learn new things. Each day, like, hindi lang magstay na,
ganito ka pa rin, tas bukas ganito ka pa rin. So, nah. Ayun, magbago ka araw-araw. Mm-hmm. Always be aim for the better. Every day. Be That's why I started learning about... Hindi mo masama eh na... AI art. Basta. Yun lang, yun yung ano sa akin. Ako kasi mahirap eh. Mahirapan ako mag-explain, kumbaga. Yeah. Good night, Mas Queenie. Mas gusto ko siya na ipakita sa ano, sa kilos, mm-hmm. ganun. So yun yung naging inspiration sa song na to. Song na to. Eh, papunta naman sa MV. Nako. bakit ano? Bakit yun yung style, ba't ganun yung visuals na na-imagine nyo? Paano ba to? Paano ba naging thought process ng pagpaplano na ito yung ipapalabas? Ito yung gusto natin ipakita. Mm. Ito si Felip. Mm. So, ako na klase na tao, medyo maano ako sa fashion eh. Mm-hmm. I can say. Yeah, sobrang... enthusiastic sa fashion. Ah, ano. Oh, maano talaga yung mata ko sa mga ano eh, mga painting na style or image na parang hindi medyo weird siya makikita or kumbaga ano ba? Kumbaga, yung mahirap intindihin. So mm-hmm. kailangan mo siyang abstract? Intindihin sa sarili mo. Yeah. Tama ba 'yung sinasabi ko? Pero yeah. Alam mo yung for example, my painting. Okay. Ito na lang, magbibigay ako ng example, my painting. Mm-hmm. Tapos hindi mo talaga siya maintindihan. Okay. So kumbaga iba-iba yung pag-iintindi ng tao. Mm-hmm. Ikaw, kung ano yung pagkakaintindi mo sa isang painting na hindi maintindihan, sa'yo yun. Oo. Tapos yung ibang tao, iba rin yung pag-iintindi niya sa painting. Sa kanya din yun. Oo. Kumbaga iba-iba kayo ng take. Oo. Tama. Sa isang work. Mm-hmm. So yung sa akin, ganun yung ano din siguro sa music video na parang madaming tao na nagtataka ano daw gusto ipahiwatig ng music video. It's up to you. Okay. So I like that. Yun yung painting na di rin maintindihan. Ikaw, nasa sa'yo yun kung ano yung take mo dun. Kung ano yung pag-interpret mo sa ano, music video. Ikaw na bahala kung ano yung sinasabi ng music video sa'yo. Tulad ng mga doku ko, ikaw na ang bahala. Okay? I'm not concluding anything. Ikaw na ang bahala. But some people just choose to hate. It's ginawa, sad. Na magiging canvas siya. Tapos yeah, kung ano yung pagkakaintindi exactly. nila sa napanood nila. Mm. Pero may isang symbolism din eh. Na yung mic na umaapoy. Okay. Yeah. Napanood mo yun, diba? So, bakit kailangan na-emphasize mo ngayon yung mic na umaapoy? Ano yung sinisymbolize nun? Yan yung passion ko. Wow. Kumbaga, merong lyrics doon na roar, rise, pick it up. So, down ka, don't ever lose a mic. Pick it up again. Kumbaga, tumayo ka ulit. Pick it up. You got to. Kailangan mong gawin yan. Roar, roar. Feeling like a rockstar. Kumbaga, mm-hmm. don't ever roar. Lose that mic. That is your passion. Huwag mong wala. Huwag mong... Ooh, parang what lang din, ano? Okay, interesting. Wala kang time para maging disappointed sa sarili mo. Tumayo ka. Pulutin mo yung microphone, no? At, ayun. Yo, I like that. Ako kasi... pag nasa stage ako, nag-ibang anyo ako. Eh. Kumbaga, masayahin ako sa... I agree. Ako, masayahin ako sa labas. Pero pag, kumbaga, nakikita ng tao na, uy, ang ano naman, ang bubbly niya na klase na tao. Para na siyang, ano, para siyang, tawag dito minsan kasi, nagko-comedy-comedy din ako eh. Para, mm-hmm. Pero pag sa, ano lang, pag kami ng SB19. Pero, pagdating kasi sa stage, nagbabagong anyo kami. Kumbaga. That's how it is. Talagang, nasa sariling mundo na. Nasa sariling mundo na kami lahat. In the zone. Nagta-transform kayo, no? Kumbaga, pag magpe-perform? Pag nagpe-perform ako minsan, parang wala na akong nakikita sa paligid ko. Eh. Parang ako na lang mag-isa. Ganun. Yun yung feeling na every time na nagpe-perform kami. Yes. Talagang sarili mong mundo, sariling no? Sariling mundo ko lang. So, ganun mo siya kamahal, no? Sa mundo ko, I feel like a rockstar. I'm a rockstar. That's good. Yung rockstar kasi na sinasabi doon, it's a mentality. Hindi siya yung tipong ano eh. Na may kita mo na literal. Wow. Kung may mamba mentality, may rockstar mentality. I like that. Wow, ano siya, rockstar. So, kumbaga, ito, ginagawa mo, nag-podcast ka, di ba? And yep. You really love it, di ba? Of course, yes. Tapos, you really, you know, ginagawa mo talaga yung best mo. So, sa ganitong paraan, parang rockstar ka na rin yan. Kasi you're so cool. Let's man. Go. Sige, you're so cool sa ginagawa mo. Kahit siya, nag-picture siya and then, he really did his best para i-project din, ay ipakita din sa, kumbaga sa, ano niya, ano ba tawag dito yung ikaw nakatayo? Sa subject. Sa model. Sa model. Tapos nagugustuhan ng ano niya. Tapos he really love what he's doing.
Oh. He's a rockstar, man. Masasabi ko talaga, ang galing niya. Para siyang rockstar. Shout out to Mar Rosales, the producer of this podcast. So, pinicturean niya kanina si Philip. Man, this guy is a rockstar. A real rockstar. Man. So, it's a mentality. Parang ano din, parang it's so cool. Parang ganun sa akin. Nice. So, yun, it's a mentality. Yeah. It is a mentality. You're a rockstar. Like, NJ, when he does his music, really, really good. Rockstar yun. Rockstar, man. Rockstar. That's the meaning of it. At least for me. At least for you. And then you put out a blank canvas and then bahala sila. Yeah. They can be emotional to it. Yeah. They can, pwede silang malungkot. Pwede silang masaya. Doon nila ilabas. Mm-hmm. Wow. I like it. Yep. That's what artists do. Yeah. I mean, it's unique. Masasabi ko unique. Yeah. Okay, tol. Mabilis lang. Balik lang tayo. Dati, sinugalan mo nga eh. Sinugalan mo tong ito kung ano meron ka ngayon. Deserve mo to kasi tinayaan mo to, man. Yes. 'Di ba? Wala kang alam, wala kang pocket money, even ang utang pa. Yes. Para lang just for you to be here. Yes. My question is, how important na-realize mo? No, let me rephrase my question. When did you realize na susugalan ko to? Feeling ko ito talaga yung gusto kong gawin. And why? When mo yun talagang wag na school. Ito talaga eh. Parang naniniwala ako kay Josh eh, sa tawag niya eh. Parang kahit marami kami mag-audition, parang feeling ko ako to eh. When did you realize that? And like how or why? Siguro ano, after nung, ano, before ako, nung tumawag, nag-usap kami ni Josh, di ba? Tapos kinagabihan, pinag-isipan ko talaga yun. Pinag-isipan ko yung buong gabi. Hindi ako nakatulog ng maayos ang pinag-isipan ko. Tapos kinabukasan, pumasok ko sa school. Tapos pag-uwi ko, sabi ko, Lola, nung nasa school ako, hindi ako makafocus kasi isipan ko talaga mabuti. Tapos doon ko na ano, parang gusto ko talagang gawin to. Parang nandito yung ano ko, nandito talaga yung ano ko. Nag-e-enjoy ako dito sa ginagawa ko. Iba yung pakiramdam ka talaga, no? May calling, no? Tug, ganun yung heart ko before magpaalam, oh. Kahit anong sira mo sa isang desisyon sa utak mo na hindi, pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Pag yun talaga yung binibigay ng pakiramdam, hindi mo mahirap talunin nun. Feel ko magsisisi ako pag hindi ko siya ginawa. Oh, ayaw mo may what if, no? Ayaw ko. I'm that kind of person na ano din, parang pag hindi ko ginawa, baka magsisi ako sa huli. Wow. So, Might as well. Gawin ko na. So, sabi ko talaga na kailangan ko isugal to. Confident ako sa sarili ko. Okay. Ang time na confident naman talaga ako na ano eh. May maibubuga talaga ako. Nice. Kailangan lang talaga maging confident sa sarili. How important is being confident? Kasi when you applied, when you went here, you trained, naulanan ka na't lahat, kasama pati patot panabla. Nung last interview na, ang yabang mo. Yes. How important that you are confident and you acknowledge your talents and your skill? Para kapag nandoon ka sa questioning is ma-deliver mo ng tama yung gusto mong iparating o yung pangarap mo. Let me clear something. Siguro yung nag-ibang ako. Hindi, sabi mo rin eh. Yeah. Oh, may nag-ibang ano. Oh. Siguro, ano eh, desperate ako nun eh. Oh, yeah. I have to be, ano, kumbaga, kailangan kong merong ano nun eh. Merong, may certain term na ano, parang may saktong term diyan, parang kailangan ko mag stand out. Yeah. So I have to do it, kumbaga. So ginawa ko kasi desperado talaga ako, ganun. Pero confident naman ako. Na maibubuga talaga ako, may skill ako. And hindi ko naman in over kung ano. He found the greatest love of all. Learning to love himself. Ayun naman yung pinag-nice. Kung hindi ko kayang gawin, syempre hindi. Kailangan ko munang matutunan bago ako. Thank you so much, Norse. I will keep on doing what I will do. Ganun naman pag-uugali ko. So, alam ko naman yung limitations ko na pag hindi ko talaga kaya, syempre, aralin mo. Ganun. Pero it's just mayabang in a sense na you're confident about yourself you're cheering up yourself na nagawa mo yun. Dati hindi mo alam yun. Hindi ko alam, nagawa ko. Yeah. And yung confidence kasi, mas napoproject mo yung ano mo. Mas napoproject mo yung sarili mo ng mas maayos sa tao. True. Kumbaga, nakaka-inspire din siya. Although, for example, like, may taong... Confidence is different to arrogance, taong, guys. For example, nagsuot yung isang tao ng ano,
nagsuot yung tao ng isang damit na hindi naman talaga ganun kaganda sa paningin ng ibang tao, pero she is so confident with what he wears, di ba? That it will look nice. Pero still confident siya na ano, pero ang ganda niya kasi yung aura niya, kasi confident siya sa sinusuot niya. Mm-hmm. Kumbaga yung ganung bagay na pag nakikita mo na-inspire ka, parang gusto ko rin maging confident sa ano, gusto ko rin maging confident sa for example sa skin ko, ganun. Kailangan mo rin tanggapin eh. Mm-hmm. Kailangan mo rin tanggapin para maging confident ka rin talaga. For example, gaya nga ng skin, gaya ng kung kahit anumang bagay, kung ano man yung mga flaws mo, tatanggapin mo muna. Tapos ayun, eventually may in love ka rin sa ano sa flaws mo minsan eh. True. Nangyari sa akin yun eh. You have to acknowledge first what you have. Well, he started loving his voice and look at where he is now. He turned it as his weapon. You know what I mean? May deep voice ako, gaya ng sabi ko, di ba? Mm. Nagbago yung boses ko. So, ayaw ko siya. Hindi ko siya masyadong, hindi ko siya love talaga. But, dumating yung good night, Marie Chris Ocano. Na-try ko siyang i-love. Kasi may mga tao na nagigid sa akin na nag-ano din na, hindi maganda, maganda promise gawin mo. So ang ginawa ko, talent na 'yon, in-enhance ko, pinractice ko talaga siya, tapos ayun, tas naging confident ako, ganun. Nakapasok ka pa sa grupo na yung mababang boses, 'yun yung kailangan. Yes, 'yun yung kailangan nila, 'di ba? Perfect, nice. 'Di ba? Nagamit perfect mo na in your advantage. Destiny, bro. So hinown ko 'yon, in-enhance ko. Tapos eventually natutunan ko siyang i-love talaga. Wow. Kasi nung pinakita ko yung ano, yung meron ako, yung malalim ko na boses, which is parang hindi standard dati kasi kailangan nga mataas boses, di ba? Mm-hmm. So malalim yung boses ko and madaming tao ang nagkagusto doon. Mm-hmm. Gustong-gusto ng mga tao. So natutunan ko rin kung paano siya mahalin. Gustuhin. Natutunan ko rin na gustuhin siya. Tapos ngayon, parang naging ano ko na siya. In love ako sa boses ko na ano, malalim. Buti na lang ganito, unique. Mm. Wow, ang swerte ko naman may boses ako na ganito. Kasi hindi lahat ng tao kaya to eh. Kaya ang gawin eh. Oo. So, it's very nice. It's very nice, yeah. Okay, bali tayo. So alam na natin na hilig mo naman talaga yung pagkanta. Tapos nung tinigilan mo siya, pagsasayaw. Tapos ngayon, pagkakanta at pagsasayaw. Mm. And naging successful ka on it. Balikan natin mabilis lang din para rin sa mga artists, para sa mga nai-inspire. Yes. No, para sa panonood at sa pakikinig sa kwento mo. Yes. Ano yung feeling ng mga una mong yung unang performance na sobrang wild ng fanbase? Saan to? Kailan? Anong I like the question. Describe the experience. Ano yung thought process mo nung nangyayari yun? Yung pwede na ulit mag I agree, Carr. It feels like you're just pandemic. There sitting kasi, diba, talking with him. Natapos na, medyo humupa-hupa na, pero it's like a conversation between two friends. Tapos level 1 na parang pwede na. Pwede na. Ate Saling, thank you for becoming a cash flow. Appreciate you. Crazy talaga. Hindi mo na-imagine na ganun yung naging growth ng fanbase mo, naging ganun ka-wild during the pandemic? Sobrang ano nila, sobrang atat. Yeah. Kung panood kami. Alam yung feeling na ganun. The Wish Bus comeback? Holy freak. Superstars, no? Sabi ko ganun, parang ganito na talaga yung level namin. As in, napupuno namin yung stage, yung ganun. Saan to? Sa Araneta to. So sabi namin, oh, we might. Need another, you know, sa space na tayo. I mean, ganun naman, parang nakita namin tao, like, okay. Crowd's crazy, man. They love you so much, no? Yeah, sobra. And like, you love them back. The 18 is... Of course. Sa kanila nang galing yung ano eh. Sa kanila nang galing lahat yung ano eh. Kung ano yung tinatamasa namin ngayon. Without them. Nice. Sobrang wild. Ano yung... Yung gaano kaingay, anong pakiramdam, sobra nakakabing eh, as in sobra. Mm-hmm. pag wala kaming monitors nakakabing talaga sobra, wala kaming maririnig, dumadagundong kahit araneta. Meron kaming monitors pag may pag nag-ano kami, di ba, for example nag-rehearse, walang tao, ang lakas, tas akala namin okay na, pero pag pumasok na yung mga tao, nagsigawan na. Monitors namin, walang kwenta talaga minsan. Kailangan, alam mo yung kanta kung nasan ka na, no? Mm-hmm. Oh, pinapataasan talaga namin na middle of ano eh. Of performance. So, sobrang lakas. So tapos,
wala ka talagang time mapagod kasi pag nakikita mo talaga yung fans mo na babaliw talaga nag ano mag sobrang mag-cheer sa'yo. Yeah. Sobrang ano talaga, sobrang nakakaano panindig balahibo every time na nai- lalo mong ito todo, no? Binabalik talaga yung enerhiya eh, no? Ganun yes. Eh, parang hindi mo siya makikita pero mararamdaman mo eh na yung energy talaga na nabibigay ng tao sa'yo. Pag alam mo yung ganung bagay, grabe. Sobrang sarap sa feeling. No? Afternoon. Is this afternoon? Anong what happened? I mean, afternoon, anong pagtapos, anong pakiramdam? Anong doon mo mararamdaman yung pagod. Okay. Na parang gusto kong matulog. Gusto kong matulog agad, ganun. Kasi ano eh binigay mo exhausting. Yung pahinga, of course. Straight, di ba? Parang 1 hour, 1 hour and 30 minutes kind of. It's been an aided sharing chakra. Tapos grabe. I like that. Core memory. Mm. Isa sa mga moment na kahit dumating yung araw na end. I was there, by the way, in Araneta. I was there. PPOP Con. Hindi ko makakalimutan yung feeling na pagtingin mo, dun yung tao, blue lahat ng ilaw. Makikita mo sa paligid. Yeah, man. Tapos blue lahat, punong-puno. Chills for sure. Sobra. That's love, no? You see the love, no? Nagsimula ako sa walang-wala. Nagsimula kami sa walang naka-appreciate sa amin. Mm-hmm. Nagsimula kami mag-perform na halos walang manood. Like 7 people okay na sa amin. Nagsimula na, pero wala na akong balak na tapusin. Ito ang laluna, pero wala na akong balak na tapusin. 100% pinibigyan namin yung best namin. And we're here. Ang daming nanonood sa amin, daming na-inspire sa amin, daming tumitingala sa amin. Yung moment na yun, no? Nag-flashback lahat ng pinagdaanan mo sa Araneta, no? Punong-puno, sold out show. Alam mo yung paglabas nyo talaga, paglabas mo sa stage. Mm. Opening. Grabe, di ako makapaniwala. Minsan, pag naliligo ako minsan, no? Nag-shower ako. Remix ba? Papaganon ako sa wall, oh. Wow. Grabe. Sa dami-dami ng tao sa Pilipinas, there are 5 individuals na nabigyan ng ganitong blessing. This sobrang laki nito sa akin. Sobrang laki nito sa akin and hindi ko kayang isuko to. Yeah. You're one of them. Yung bro, limang individual. I love that. It's so humbling to listen to this interview. I love it. Na feel ko yung sobrang and kailan lang 'yon? Actually last year lang naman din talaga napayagan and ngayon parang totaling boss ng mundo. Mm. Philip, gusto kong itanong mabilis, no? Mm-hmm. Ano yung na-envision mo na change for 2023 in short description from 2022 para sa music career mo? 2023? Mm-hmm. Kasi ngayon parang marami kang i-release eh. Parang ito yung matagal mong sinasabi mong ito talaga yung music mo eh. Diba? Mm. Ito ikaw talaga. Pero meron ka bang na-pinpoint na change? Meron ka bang hindi man change pero new things? Siguro ma-acknowledge din ng ibang tao na hindi lang namin fans. Lalo na sa hip-hop community, ma-acknowledge din. I mean, ano kasi, parang gusto kong ma-target din yung mga taong hindi lang namin fans. Kasi yung fans namin forever, nandiyan naman sila para sa amin eh. Mm-hmm. Gusto ko palawakin. Paramihin pa sila. Gusto kong palawakin pa yung reach. Kasi ang ganda naman, ang ganda na community. Magka-vibes pala tayo, 18 Norse, no? Telepathy. Sa group namin yun. Telepathy. Na, who's this guy? Mm. Who's this guy, Philip? Oh, he's part of din pala, SB19. Who is SB19? Well, it's different. Kumbaga, ganun. So, growth lang din ang growth. Lang din, while kumbaga, expressing and sharing your craft. Yes. And, interesting. I like that. Din eh. Yung pag-solo namin, mas naano namin, mas napapagaling namin yung sarili pa namin. Mas, kumbaga, is a challenge eh. And, ano ba tawag dito? Parang yung skills namin na kung ano meron talaga kami at saka meron kaming nadidiscover pa na akala namin hindi namin kayang gawin, nagagawa pala namin. So nakakatulong din siya sa growth namin para maging better din na performer in the future. Kasi
syempre, gusto pa namin mag-perform in the more, ano pa, coming years. Oh, tsaka mas marami pang stages. Oh, mas pang stages. Mas malaking, ano pa, global scene. Gusto namin yun. Gusto namin i-penetrate yun. So, yeah, kailangan namin, ano, parang sa tingin ko, sobrang laking tulong din na, ano din, may solo endeavors din kami. The interviewer is really good. He's very intimate and respectful that's really with his nice question. You get to grow your personal audience, plus at the end of the day, you're part of the group, and your other group mates are growing their personal audiences, and at the end of the day, you're all part of one group. Na yes. Nag-grow nga talaga. Yes, yes, yes. Exactly. And that's exactly what their goal is. You know, they want everybody around them to be successful. Wag yung naghihilaan pababa, right? And it's an ecosystem, it's a symbiotic relationship, not just with artists themselves, but also content creators. So I hope people would learn how to, you know, how to live like that, because life can be a lot easier if you just learn to love each other, you know, acknowledge each and everybody's hustle, as long as the person is not putting someone at risk, you know, as long as the person is not doing anything wrong, then everything should be fine. Contributes on the you main help goal, each other. Which is yes. To expand yes. The 18. Yes, yes. Exactly. Wow. And that's my goal. Ano din? Para, I'm a fan. I want that to happen. Mga tao din, di ba, na, ano ba tawag dito? Merong kasing, ano eh, merong mga tao talaga na may certain music sila na gusto. Mm-hmm. So, gusto ko rin ipailam sa lana, kaya din namin to. Yes. Kaya din namin to. Hindi lang ito yung kaya namin. Kaya din namin to. So, kaya nga meron kaming yung leader namin, meron din siyang ano, which is very underground talaga na hip-hop na... Si Pablo? Oh, si Pablo. I love Pablo, man. Oh. Ano talaga. He's the best. I want more of his music. Sound ko. Kaya namin to. Hindi lang ito yung kaya namin. Kaya namin to. Dito nyo nilalabas. So, gusto namin ipakita yung versatility namin as an artist. Wow. Which is... yung paggawa namin ng ano, which is yung paggawa I'm not crying, guys, okay? Sarili-sarili namin. Just itchy. Kaya namin mag-produce. We can write our own songs. And, you know, gusto kong ipakita kung ano talagang skills namin. Yun lang. That's it. That's the point of being an artist. Well, show what you have amazing, to offer. Man. You produce your Obra. Music. You can produce music. Mm-hmm. You can mix and master them. Not yet. But soon. You're working on it. Yes, yes. I'm working on it. Grabe, di ba? Yun yung dedication. Yun yung passionate sa ginagawa. Mm-hmm. At least, inaaral mo para maintindihan mo, di ba? Maintindihan ko. Can you like direct visuals or direct your visuals? Sa Rockstar. Okay. Habang sinusulat ko yung Rockstar, meron ng mga nangyari sa isip ko eh. Parang ganito yung nararamdaman ko. So, sinusulat ko na siya agad sa notes ko kasi para hindi ko makalimutan. Wow. So, dito sa feeling na to, parang gusto ko may ano, parang nagliliyab na microphone. Wow. Sa linyan to, ganyan. Tapos, nabivisualize mo na dun pala while writing the lyrics. Yeah. Tapos habang pina... Ganito kasi, yung Rockstar, okay. It's a... Parang siyang, ano, parang... Hindi siya yung tipo ng song. May certain, ano talaga, may certain listeners na, ano lang talaga, nababagayan, kumbaga. Itong song na to? Itong song na to. Okay. Yo! Bakit parang feeling ko nanood siya sa reaction ko? No? Kasi nga parang yun yung sinabi ko eh, di ba? Sinabi ko sa reaction ko, sa Rockstar na, ano, it's not my cup of tea, but it's good because there is a fan base. There is a fan base for this type of music. So parang narinig ni Ken yun. Ang weird. It might just be me. Talaga, nababagayan kumbaga. Itong song na to? Itong song na to. Okay. Meron talagang taong ano? Meron talaga tao na hindi talaga magugustuhan muna. Mm-hmm. Sheesh, bro! Ulitin that's what I'm saying. Bago mag-grow sa'yo. Ganon din nangyari sa akin nung napakinggan ko yung Rockstar. Parang ang monotonous. Parang... He knows his music, oo, no? Hindi masyado nagbibigay. Not too aggressive. Hindi rin too lazy. Yeah. Parang it's just in the middle. Yeah. Yeah. It's an... Parang... I can't really describe it myself. Yung Rockstar. Yung beat. Okay. Pero... I'm not sure, man. Parang... May something sa Rockstar eh. So... Kaya naiintindihan ko naman yung may iba talaga na hindi na gustuhan din talaga yung see? Rockstar. Pero, ayun, bro. Siguro, bigyan nyo ng chance. Bigyan nyo ng chance. I definitely give it a chance, man. Pag pinakinggan nyo once, hindi nyo nagustuhan,
Twice. I've been hearing it a lot. Mag-grow kasi yan eh. Mag-grow eh. Meron kasi, meron talagang music na ganun na ayaw mo muna sa pinakauna. Pero dumating, darating yung araw. And I can't wait for... Usually yun pa yung mga naging classic. Kasi yung mga easy na catchy, yun din yung mabilis na... I mean, meron... Ano lang naman, observation ko. Anyways... nice. I like it, man. Marami pa akong gustong itanong. He sounded like he watched our guys, my reaction. Magbe-break muna kami, ha? Alam nyo na, nandito pa rin kayo sa paborito nyong podcast. Ako po si DOUGBROCK. Kasama natin si Philip and this is DOUGBROCK Radio. Alright. Dahil magbe-break, guys, iihi lang ako. Iihi lang ako, guys. I'll be back. Huwag mong kalimutan mag-subscribe, ha? Siyempre, i-check out mo na rin yung iba naming mga segments gaya ng Soundtrip, Essentials, Merch Library, at marami pang iba. Also, don't forget to follow us on our social media platforms on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, DOUGBROCK TV. You can also listen to my podcast on Spotify and all podcast streaming platforms. Just search DOUGBROCK Radio. Alright, I'm back. See you on the next Sunday Habit. Wait, I'm on time. Yo, what is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio. Napapanood nyo dito sa DOUGBROCK TV. Shoutout sa lahat ng nandiyan sa live premiere, sa lahat ng nanonood. Kung kailan nyo man napapanood to sa Facebook, sa YouTube, syempre. Subscribe kayo, DOUGBROCK TV, Facebook DOUGBROCK TV, TikTok DOUGBROCK TV. Lahat yan, man. Alam nyo na. So, balik tayo kay Philip. Yeah. Tol, I'd like to understand more, no? Saan nang gagaling yung consistency mo? Kasi you've been training so hard, you've been pushing so hard, walang mga kahit na anong gigs na blessings agad, yes. Naglabas kayo ng mga tracks, wala namang masyadong engagements. Pero saan nang gagaling yung motivation na kailangan mo siyang gagawin? Saan to nang gagaling? They just had to. Siguro, and they quit. They actually quit at one point, but they came back because they want to do what they love. Siguro kasi nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Okay. Okay. Matamis, Jasper. Yeah. And I love it. And siguro yung sarili ko din mismo and yung fans namin. Hey, yun talaga. Yun talaga yung fans din namin. They did everything for us. And siyempre gusto din namin bumawi para sa kanila. Ganun. Mm-hmm. Siguro para maging ano ba tawag dito? Parang Yeah. Ito na yung motivation sa kanila. Para lang ano ba tawag dito? I like that. Parang nahihirapan ako sabihin. More on ano kasi ako, more on parang magbibigay na example. So, sige, example nga. Example, parang... malapit na kasi CR namin, guys. Nandito lang. Tabi ko, halos. wait lang. Okay. Nahihirapan ako. Sige, okay lang. Ano natin to? Gusto mo ulitin natin? 2 minutes pa lang. Yeah, cut natin. I-cut mo na natin. Cut mo to, Mar. Nag-mental block ako. Hindi rin ganun kaklaro yung tanong ko. Mm. But anyway, sige. What? Hindi na. Tuloy mo lang dito. 3, 2... What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. Nandito pa rin guys sa DOUGBROCK Radio. Yo, siyempre, they decided to cut it, but they decided to not cut it anyway. Yeah, I love this. Okay, sa DOUGBROCK TV. That's crazy. Okay, malilito. DOUGBROCK Radio yung pangalan ng podcast program. Masi-search nyo sa Spotify. DOUGBROCK TV yung pangalan ng YouTube channel, alright? So, kasama pa rin natin si Philip. Yep. Sa mga nanonood, salamat po Uncut, sa inyo. Uncut, man. I love it. Tumatangkilik, nanonood dyan, kahit kailan nyo man ito napapanood, maraming salamat po sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-follow, mag-like, DOUGBROCK TV. Anyways, tol, I'd like to ask, sobrang passionate mo sa ginagawa mo eh. Mm. So, gusto kong maintindihan lang na ano yung gumigising sa'yo, ano yung nagiging motivation mo para huwag tumigil? Kasi syempre, hindi rin ito madali. Mm. Nakakapagod kaya yan? No. Anong pinanghahawakan mo na para magpatuloy? Ito maging honest ako sa'yo, ha. So, tingin ko ginagawa. You know, pursuing your passion is great and all, but the most difficult of all is that staying consistent. Because however much you love what you do, there is going to be a point in time where you hit the burnout stage. And when that happens,
it's so hard to stay consistent, guys. Especially if there are bashers, there are haters, there are people who want to put you down, you know? Man, staying consistent is not easy. And I am so sorry I let you down, guys. This month, January, I let you down a little bit. Kasi nga, nung nabash ako sa video ni Josh, wala. Hindi ako nakapag-content ng 1 to 2 weeks. Hindi masyado. Kasi nga, I was depressed as heck. Para sa it's not easy to stay consistent. Mm-hmm. And, you know, nag-enjoy ako sa ginagawa ko. And more than that for my future din. Para sa future ko. Kasi, alam naman nating lahat na hindi ko tinapos yung pag-aaral ko, di ba? Mm-hmm. Totoo naman yun. So, you know, gusto ko lang, ano, gusto ko lang maging, kumbaga, may, kumbaga secured yung future ko. Okay, so, okay, okay. Dun siguro ngayon, other than our fans, mm-hmm. Ginagawa nila yung, ano nila, ginagawa talaga nila lahat para sa amin. Mm-hmm. And, gusto din talaga namin bumawi sa kanila, pero mm-hmm. isa din talaga sa reason talaga na, kung bakit, gusto ko din talang gawin other than nag-enjoy din ako sa ginagawa ko pero para ma-secure din yung ano future ko kumbaga. I love that. That's I love that. I respect that. That's a man of few. Yes. Yes, exactly. There are people who just lives the life and becomes broke right after that. Good examples are Allen Iverson of Sixers, right? What happened to him? But, you know, shout out to Allen Iverson. He's a really good player. Right now, he's doing great. He's doing some NBA work as well. From behind the scenes. So, shout out to Allen Iverson. But there are people like that na nalalaman sila ng kasikatan. You know what I mean? Tapos, after ng career nila, they go broke. You know, what I like about what Ken is doing is that he's establishing a business and he is creating an evergreen stream of income na whatever he does in life, he will stay relevant, right? If he stops making music, he has his business and he's gonna keep him going. He's gonna set him up for life, not just him, but his family in the future. You know? That's what I like about him. Thinking about your future. Yeah. And see, Josh too. Understand na not everything. Each and every SBN member, permanent. Pretty much. Yeah. Totoo. That's really nice. That's smart. Mm-hmm. So actually siguro hindi ito yung mga klaseng sagot na gusto. Bye, Cruzy. Pero of course. Good night. Honest dito sa bagay na to. Or good morning. Gusto maging secure yung future ko talaga. Siguro nanggagaling yan sa isang batang lumaki sa lugar yes. na mabagal ang balita. Good night, babe. Mabagal ang oras. Mabagal ang takbo ng buhay. Mabagal ang dating ng pera. Walang signal. Yes. And no? Lagi kong inisip, I don't wanna go back to it. Ayoko na, yung for example, darating yung araw na magka-family ako. I was just saying that. Pero gusto ko secured talaga. Gusto ko secured. Merong saktong fund for our future, maayos na bahay for my future family. Mm-hmm. And alam mo yun, kaya talaga namin para sa ano. You're taking care of your future. Yes, that's, yes. That's how simple it is, yeah. No? Ganun. That's really nice. I mean, yes. There's a lot of stories of artists and successful people na they've worked so hard, but they don't have that future-proofing mentality. Exactly. I was just talking about that. Lifestyle. Mm. Ito, ayan. Tapos, syempre, mag-change yung time. I hope so, I can achieve that, yan. You know, save, in a future. Ano, ikaw, how do you manage your finances knowing that you're one of, you know, the most influential people, artists in this country? How do you manage it? Babe, I'm just here to support you para sa future natin. Nako po, who's babe? Ano lang ang maganda sa akin? Who is that? Napapalibutan ako ng mga taong ginaguide ako sa kung ano yung tama. That's really, really important. Yes. That's cool. Siguro, yeah. Yun siguro dahil ang daming mabubuting tao na nakapaligid sa akin. And nire-remind ako palagi, oy, sobra na. Ito yung dapat. Ito yung. Hanggang dito lang. Hanggang dito lang muna. Mm-hmm. Okay lang bilhin mo yan. Gift mo yan sarili kasi you deserve it. And pinaghirapan mo. Mm-hmm. Ginastos mo dyan yung blood, sweat, and tears mm-hmm. to have that. And you know na wala ka niyan dati. So, spoil mo sarili mo. But know your limits. That's really important. That's really nice. Yeah. Shout out to the people behind Philip, di ba? Yes. Everybody around him na taking care of, you know, everything. That's really, really important. Parang medyo hindi ko minsan naiisip din talaga
nakakalimutan ko minsan or na dadala ako, na-overwhelm ako. So, ayun, I'm so thankful na andyan yung mga taong ganyang klase ng tao na nandyan. Ganyang klase ng tao nandyan sila para sa akin. Ganun. That's really, really good. Mm. Tol, yung sarili mo ba, nakikita mo talaga na nagpe-perform hanggang sa pagtanda mo? Ginagawa to? Yes, yes, yes. Wow! Sobra. I guess it's gonna be around for a long time. I like that. Ako, mm-hmm. Kahit mag-evolve mo yung music, mm-hmm. kasi music evolves talaga. Mm-hmm. Hindi siya mag-stay as ganito lang. Yes. Pag nag-evolve yung music, sasabayan ko talaga yan. Wow! Ganun pa rin sa isip ko talaga. Yo, I'm excited for FELIP, man. Green grass of home. Ganun. Gagawin ko pa rin yan. You're still gonna do it? Oh, I'm still gonna do it, man. Music is, ano, music is language para sa akin. Wow. Parang, ano eh, yun yung paraan eh, para to speak to people, ganun. But you used to hate it before, no? Your yes, sound, no? Your yes, voice, no? Yep. Your vocal range. Mm. But look at now, di ba? Yeah. Mm-hmm. Alam mo, meron akong nawan. Look at me now, ano, eh? Merong mga kantang, ano, hindi mo masyadong naiintindihan pero na-uplift ka. Merong alam mo, may maraming kanta na alam ko lang yung melody. Yeah. Hindi ko alam yung lyrics. I don't even know the title. Exactly. You know, one of those songs na favorite ko na nag-a-uplift sa akin, it's weird. Yeah, alam niyo yung kanta? Anong yung kanta yun? When I dream about you. Na-na-na-na-na-na. Bro, that song, it makes me happy. I don't even know until this day anong meaning nun. But when I hear that song, yo, I love that song, man. It makes me happy. Great? Yeah. It makes me feel good. Bro! Kahit instrumental lang, pero may certain feeling kang nararamdaman. Diba? So, amazing. So, I was the title of that song, guys. Yun din yung, I don't know. Yun din yung nangyari sa akin. When I dream about you? Yung kanta ko, kahit medyo weird siya pakinggan. It's all about how you feel. It's all about parang ano, kung ano yung nararamdaman mo sa kanta. Ganun. Okay, oo, tama. Kung paano ka kinakausap ng music. Kumbaga, it speaks to you. Mm-hmm. Ganun. That's how you do it. Yung no? Pala, oh, nakalimutan ko sabihin kanina. Yun yung gusto kong sabihin din. Okay. Na, yeah. Yep. Inikutan lang namin inikutan lang, gusto ko lang balikan. Oo, na-wonder niya lang na, yun nga, may mga ganong klaseng kanta. Kaya nakakagawa siya ng ganun, no? Mm-hmm. Okay. Tol, puntahan natin yung paano yung a normal day ni FELIP. Paano tumatakbo yung araw mo from morning to ano yung schedule mo ng may work? Mm. Example ng klase ng work. Mm-hmm. And then yung walang work na talagang idle time mo for yourself or for your loved ones. Mm. So pag yung ikaw bahala ano una? Oo. Ah. Sige, so pag work naman, pumupunta kami pag may events kami or may bago kaming gawin or for example, may paparating kami na shoot or something. Mm-hmm. May mga bagong kanta, ganun. So, mm-hmm. everyday kami nasa studio, nagpa-practice kami ng mga piece namin, choreography, pinapractice namin yung kanta, mm-hmm. Pinapractice namin yung harmonies para sa pag-record. Mm-hmm. And, ayun, palit-ulit lang, everyday pinapractice namin, ganun, hanggang mag-record kami. Yun lang naman yung, ganun lang naman yung ginagawa namin. I-master muna namin, kumbaga. Nice. Para pagdating sa recording, walang problema, and pagdating sa shoot, walang problema din, at alam na namin kung ano yung gagawin namin. Kumbaga, yung certain roles namin, alam namin kung ano yung gagawin namin. So, kini-clear muna namin lahat ng bagay bago kami mag-finalize. Sumalang, no? Bago sumalang, kumbaga. And sa sa personal time ko pag nasa bahay lang ako. Michael learns to rock. Yeah, MLTR. Anime man kasi sobrang big anime fan kasi ako eh. Anime, let's go, otakus. Oh, yung mga anime fans diyan, alam niyo na si FELIP. Yep. Fan din ng sobrang Asta. Hasta la vista, baby. Actually, parang naubos ko na ang lungkot nga ng buhay ko eh. Bakit? Bakit malungkot? Naubos na lahat ng anime. Naubos ko na yung naubos ko na yung mga dapat basahin eh. Naruto. Man. Tapos na. Anak niya na yung bida ngayon, man. Boruto. Okay. Andong pa rin updated, na ako. Updated, no? Minsan nga, iniisip ko, alam mo ba yung Boruto?
Mm-hmm. Hindi mo na alam yung boro to. Hindi, okay, hindi. Sige. Yo, I know! Pero, anak niya na yung bida ngayon. Boruto is cool. Boruto is the next chapter of Naruto, ganun. Na anak niya na. Anak niya na yung bida. Okay, okay. It's also cool, guys. Edward yun, updated. Ah, talaga? Oo. The Boruto movie was really cool. Kasi sobrang big fan ako. One Piece. Kaya na ano ko kayo na sabi mo, ikaw si Luffy. So, yeah. And, meron, babasa lang ng manga, babasa lang ng manhwas. Yung manhwas naman, ano solo leveling? Yung mga gumagawa niya na Korean. Mm-hmm. Okay, pero, manga ng Korean. Manga pero is Japanese. Colored siya. Yung manga is Japanese. Manhwa is really high quality, the colors. Okay. Ano siya, parang magkaiba siya sa manhwa tapos manhwa. I love solo leveling, guys. You have to read it. Yung spelling magkaiba lang. Chinese din siya. Binabasa ko lahat kasi pag naubusan na, sobrang lungkot na. Naubos ko na talaga lahat ng binabasa. Naubos ko na rin talaga lahat. Sobrang fan ka, no? Oo, naubos ko na rin yung anime, ganun. Anong tingin mo, anong nakakahiligan mo dun? The stories? Man, yung goosebumps talaga every time na sobrang pag umangas na yung storya, umangas yeah, na yung character, yung protagonist. Sobrang... Yo, the Kingdom of 18, maangas! Talaga na ganun. Prince Felip, maangas! Yun yung... Ano, yun yung time na nakapag-relax talaga ako. Wow, ang angas na ito. Kumbaga, I hope Philip watched my video na. Imaginative ako eh. Mm-hmm, na, mm-hmm. Na-imagine ko na siya parang real world. Minsan na-imagine. Binabasa mo lang pero if, parang nandun ka, no? What if mapunta ako sa ibang mundo? Meron ba ibang mundo ganun na pag namatay ka, ma-reincarnate ka? Meron bang ganun? So, ina-imagine ko rin yung ganun. So, para pabiro lang naman na. Oh, meron kayang marireincarnate, ganun. Mm-hmm. Totoo kaya pag napunta ka sa ibang lugar. Ay, sikay! parang mapunta ka sa ibang dimension, ganun. Mm-hmm. Nalipat ka. Kasi nangyayari kasi yun sa mga binabasa ko. So, ano lang. Paano kayo pag ano din yun? Ibang klase, may mga tawag dito. Yung mga tinatawag na lalabas na kung anong rank ka. Sa, basta. Bro, solo leveling, bro. Levels yung mga tao, ganun mga ano, feeling. may time na gumagano'n din ako yun. Status open. May mga sinasabi gano'n. God damn, bro. He watches solo leveling, bro. And that means... Tower of God? You're human too. Uh-huh. Diba? No, there watch. Read pala, read. Makes these you are happy, manuals he's talking about. Entertains you, makes you feel relaxed. Mm. And also, iba rin yung endorphins na nabibigay sa iyo when you perform to your fans. Yes, yes. When you sing to your audience. That's the beauty of life, eh. Yes, the yes. balance of the personal, the business, and... Mm-mm. Yeah, you know, Zoid, of course. Everything. Yep. Ikaw, anong... Okay. Tol, para sa I watch Zoid. Takbo ng karera mo. If you may share a secret, no? I love this, man. Bakit himay na himay. Philip, every, pati hobbies. May secret ka bang pwede mong i-share na pwede mong gawing tip sa mga batang artist na nangangarap gaya mo? Kasi risk taker ako. Okay. Mm. I'm brave. And naniwala ako sa sarili ko. Mm. Yun, nakaya ko. Gaya nga sabi ko kasi kanina. Sinagot ko kanina na ano, siguro desperado ako. Pero ayun, risk taker talaga ako. I only have pocket money of 1.5. And pumunta ako sa Manila kahit di ko nagpaalam na pumunta Let's ako. Go. So risk taker ako. Alam ko na kahit paano pag di ako matanggap. Mm-hmm. Diba? So, it's a big risk. Parang buong buhay ko, sinugal ko dun. But look at now. I mean, wala ka talagang look taya. Look at where it got you. Reward, you're here now. Sarili ko. Parang kumbaga, yun yung secret. Look at me, ma'am. Alam mo kung gaano kalalim, diba? Hindi mo alam kung gaano. Tumalon lang talaga ako, men. Kaya mo yan. Kahit anong, kahit saan ka mahulog, kaya mo yan. Naniwala nag-react yung anak ko nung kumanta ako. So, respect that, man. Yan. Binigay naman ni God sa akin. Yan. That's yan. Blessing, diba? Kaya, minsan napaisip talaga ako, paano kaya na ano ako yung napili na mabigyan ng ganitong life? Mabigyan ng ganitong blessing? Ganun. I mean, hindi ko alam. Siya lang nakakaalam. Yan. Very blessed. Plan niya tawag ganun. Oh, this is my last cookie. This is my last cookie, I promise. Philip, itong 2023, you are really pushing your personal brand. I can see. Nararamdaman ko rin. And syempre, bilang, you know, me being part of the local hip-hop scene as event organizer, yes. manager. Anong
pwede naming i-expect sa Philip na hip-hop persona? Na, kasi, syempre, sa local scene, meron tayong tinatawag na Pinoy hip-hop, diba? Mm. Syempre, pero, very ano na to ngayon, tol, eh. Very ano na ngayon, eh. Influence na talaga ng Western hip-hop. Yeah. Influence na rin ang lakas ng Indonesian hip-hop, yeah. Japanese hip-hop. Kumbaga, ang lakas na ng hip-hop in general, worldwide, eh. Exactly. Pero, ano yung bagong flavor na dadalhin ni Philip? That's a tough question. That is a tough question, man. Hirap nito, ha? That is tough. Sa tingin ko, yung pagiging unique ko, siguro. Every artist is unique in their own way. Mahirap intindihin kung ano yung nabibigay ko. So, man, he watches reactions, man. Because that's what I said about his song. I couldn't understand it. That's what I said. Pag unique ka. No, did other reactors say that? I don't think so. Maybe I said that. Maybe Tamski said that. But I think nobody else said that. Or pag weird ka sa paningin ng tao siguro. Not a bad thing na weird na ano ha. Mm-hmm. Pag weird ka sa paningin. Pag, not as, normal. You know, normal. It's unique. Not normal. Yeah. Nag-stand out ka talaga. Yeah. Like you're not the same as everybody else. Yeah. Everybody else, yeah. Ganun, may mga ganong ibang ano sa ibang lugar eh, na pag weird ka sa paningin nila, siyempre nag-stand out ka talaga kasi ang weird niya kasi iba talaga siya sa iba. Iba siya sa hindi siya normal na tao talaga. So nag-stand out ka. So sa tingin ko dahil ano, Zenitsu. imaginative ako ng klase na tao and minsan yung utak ko kumbaga parang ano siya, parang iba-iba yung nangyayari. So pinag-ano-ano ko lang, parang tagpi-tagpi, kumbaga parang collage, gano'n. Tagpi-tagpi ko lang. So, alam mo, yeah, unique. Parang gano'n. So, magiging unique siguro siya, gano'n. And with the help of, ano, with the help of people around me, and may mga pro din talaga ako nakasama, gaya ng kasama ko ngayon, gano'n. Yeah, I like, my favorite character in Demon Slayer is Muzan. Because he looks like Michael Jackson, right? That's it. Ang kasing tao. Mga magagaling din talaga. Ano din eh, it's all about mga taong, ano, mga kasama mo talaga din. Na makakatulong sa'yo. Malaki din talaga yun. Kasi hindi mo naman kaya na mag-isa ka lang eh. So, ito yung bagong ipupush mo. Ito yung bagong pwede mong ipakita sa eksena ng hip-hop na meron. Unique talaga. Pagiging unique sa ngayon. Kasi, yung music din, ano eh, gaya nga ng sabi mo, sobrang, ang laki na ng hip-hop in general. So, I'm not sure, man. Kasi mahirap hanapin yung sariling style eh. Mahirap hanapin yung sariling, tawag dito, signature mo. Exactly. Mm-hmm. So you learn yourself as you go. Pag mahanap ko siguro. When I started, I didn't know I could make documentaries. I'm still exploring pa talaga. Pag nahanap ko siguro yung sarili kong sound, ay unti-unti siguro. Yes. Let's see. At least you're in a process. Yes, you acknowledge it, yes, and you're doing your best on every part of it. Mm-hmm. Absolutely. Kasi yung music kasi influence lang talaga eh. Respect on, man. Influence lang talaga yan eh. Okay. Message. Talking about influence. Sorry. Yeah. What was that? Okay. Talking about influence, sige nga. Pahingi nga ako ng influences ni Philip sa international scene. Let's go. International. Siguro Lil Uzi Vert. Yeah, siguro Post Malone, Travis Scott, Travis, and Lil Uzi Vert. See? Lil Uzi Vert. Local. Sino mga locally na mga artist na medyo napapakinggan mo yung music lately? Al James, AJ, of course. I'm not really big on local. Sino? Unless PPOP. PPOP lang alam ko. James. And Flo G. Yung mga sikat nga. Bro, sila I love Flo G. Sila Flo G. Sino pa ba? His words, his lyrics, his music, I love him. May mga ibang kanta kasi na ano eh, na naririnig ko lang pero hindi ko nga kasi kilala eh. Yung artist, no? Oh, yung artist. So, sino ba? Basta ang alam ko lang,
Silas Costa, ganun. Silas Costa Klee. Yun yung mga pinapakinggan. Costa is fine, but I love Flo G better. More on nakikinig ka ba? I like Flo G, man. Foreign din. Oo. And Glock 9. Foreign talaga. Freaking Glock 9. Nakikinig eh. Okay, okay. Like, oo nga, yun. Know. Offset, Quavo, Migos, yun, ganun. Oo. Quavo. Aso, RIP pala. Oo, rest in peace. Take off. Mm-hmm. But, oh. Talaga, Philip, talagang ano ka? Who research? Ah, parang, oo, rest in peace. Migos, yun, ganun. Migos? See, yo, grabe, tamang-tama yung review ko sa ano, sa Rockstar niya. Grabe talaga, doon talaga yung influence niya, guys, sa mumble rap. Oh. Take off, aso, oh, rest in peace to take off. Oh? Oh. Take off, aso. Oh yeah, take off. Take off is a member of Migos, right? Take off is a member of Migos, and he already passed away. Take off is a really, he has a really cool voice. Basta, ay, grabe. Grabe, nakakatuwa lang. Oo, rest in peace to take off. Mm-mm. But, talaga, Philip, talagang ano ka? And you know what, guys? Sa mga people na baguhan sa hip-hop, mumble rap and lyrical rap has been beefing it with each other for the longest time. Kasi nga, most of the time, nung kakalabas lang ng mumble rap, yung mga mumble rappers, they like dissing the hip-hop lyrical artists. Most especially Eminem. They like dissing Eminem. They like dissing, sino pa ba? Travis Scott. Mahilig silang mag-clout, yun yung tinatawag na clout-chasing rap as well. Mumble rap is also a form of clout-chasing rap kasi nga, mahilig silang mag-diss ng mga kilala na rapper. Tapos yung lyrics nila sobrang simple lang. And that's when mumble rap kind of started. And ayun lang, kaya medyo may galit. May galit yung mga taong lyrical, tsaka may galit din yung mumble rap. May parang beef na nangyayari. So, if you listen to Easy Mill, yung music ni Easy Mill, he hates mumble rappers, guys. And I know that they do it for the sake of entertainment, really. Pag behind the scenes na, they're all cool about it. Kasi nga ganun eh, you have to create drama and wala lang, nakakatuwa lang yung music, guys. And for me, my opinion between mumble rap and lyrical rap, my opinion is that the beef shouldn't be happening. We just need to appreciate each style kasi nga they are good for the, each style fits to a certain person. And I like both. I just like lyrical better than mumble, you know? Parang gusto mo agad umaga pa lang, no? Yung talaga yung tugtugan mo. Ganon, mumble rap. Nagsiset kasi siya. Ganito, example ng mumble rap is yeah, gumising ako sa umaga. Yeah. Nag-toothbrush ako ng ipin. Eh, kumain ako ng breakfast. Eh, natulog ako agad. Ganon. Ganon yung mumble rap, guys. Sobrang simple. Mood sa akin eh. Kumbaga. Okay. Wow. I feel good. I'm a rockstar. Rockstar today. So, ganon. Give it a loot. How important is it? Nag-drive ako ng kotse. You know, you have that vibe in the morning right away. Umuwi ako sa bahay. Parang kasi ano eh. Parang yung music, parang naano ko siya, parang naging, no, parang naging soul. Ay, paano ba eh? Parang nagkakatawa. Yung music ng Bigos, parang, ang ganda, ang solid. Hindi ko ma-explain ng maano eh. Parang sinasanay ba na ako ng music, ganun. Wow. Kung ano yung vibe ng music, sumasanib sa akin. Parang, ang weird sabihin, no, na sumasanib sa'yo, pero, Pash is mumble rap. Na-absorb, ganun. Yung, kung ano yung vibe na binibigay ng music sa akin. Tinignan nyo, pag pinakinggan nyo yung Pash, sobrang literal. Sobrang literal, nakakainis. Pero it's entertaining. Ganun din ako to the whole day. Nice. Ganun din. So you set up your mood din talaga? Yes, no? Yes, sa music. By sa choosing music. Yes. Pag lumabas ako ng pintuan, start niya tugtog. Hey. Okay. Ganun na. One question, do you meditate? Meditate? No. Pero you pray? Yeah. You pray a lot? Yes. Not a lot. Kasi I meditate was very rarely. Very rarely. Mahirap eh. Oo. Pero you pray? I pray. Oh. Yes. Till you're dead. I love that. It's funny. Pray. Though, pastor si Tito eh. Yeah. Though, ano talaga, pasaway. Oh. Pasaway na bata. Remind, huwag mong kalimutan mag-pray. Ngayon, ganyan. So, that's very nice. At least may andun yung father ko, then yung mother ko.
na nag-remind sa akin palagi. Okay. Philip, ito, few questions na lang. Patapos naman na itong kwentuhan. Yes. Sobrang dami ko ng... Ay, malapit na tayo matapos, na, guys. Ngayon, 20 more minutes. Na, nasagot mo. Yes, yes. And thank you for being honest. Thank you. Tol, anong tingin mo sa pupuntahan ng OPM overall in the next couple of years? It's big, man. It's gonna be big. Buong OPM, rock, pop, hip-hop, P-pop. Bro, it's gonna be big. Alam mo, Filipinos are all over. Sagutin yung mga ganito. You know what, yung population of PH, right? You know for a fact that the growth of population in the PH, especially nung mga like late 90s to 2000s, lumobo tayo, di ba? Kaya nga nagkaroon ng mga family planning and all that. It's beginning to freaking impact. Kasi nga, yung mga anak na yun, naglilakihan na. And of course, most of them didn't have a good life here in the Philippines. Most of those people actually considered working abroad. And most of them are abroad now. And Filipinos all over the world are like, they're all over the world now. And I think OPM is gonna be big. You know, imagine SB19, you know, SB19, most of their fans are actually predominantly from the overseas. Mas konti lang, well, marami din dito sa Pilipinas, but you cannot deny the fact that the fan base outside the US or outside the Philippines is really strong, you know? Should I answer it? Like, honestly? It's gonna be big. Anong tingin mo? Anong saan to papunta? Anong gano'n? You know, it's not just because Filipinos are very engaging in social media, but it's because marami na talaga tayo. That's because, guys. Kasi ang lakas ngayon eh. Anong pupunta nito? 2 years from now, ano to? To be honest? Oo. I'm not sure. Hindi ka rin sigurado. Bye-bye, Dorina! Good night! Walang problem yung OPM. Walang problem yung OPM talaga. There are a lot of artists na sobrang talented na gaya ng sabi ko kayo na hindi nabibigyan ng spotlight. Mm. I'm just happy that there's YouTube now. Kung walang YouTube, I don't think I will be able to showcase my skills. Nahirapan. Parang takot ako sabihin. Parang, ano. Sa tingin ko, lalaki lang siya lalo. Lalakas lang siya lalo. Hindi, parang, yeah? Okay, what? Anyway. Sige, sa tingin ko, ano, kailangan maging open-minded ng mga tao. Yes, so, that's right. Kailangan nila matutong tumanggap ng bagong sound. Oo din, no? I like kahit that. OPM pa rin naman, eh, no? Meron kasi tayong standard, eh. That's what's sad about it. Mentality na ito lang. Ito yung tunog natin. Oh, ito yung Pinoy. Yes, ito yung Pinoy. Mm-hmm. No, it's not like that, man. Music evolves. Exactly. Nag-evolve yung music. Eh. Hindi lang siya pwedeng ganito lang lagi. Kasi kung ganito ka lang lagi. That's a medieval type of mindset. Lahat ng bansa nag-move forward na eh. Mm. Ito na sila. Ang layo na nila. Nandito pa rin. Kaya hindi tayo umuunlad eh. Nandito ka pa rin. Isipin mo yun yung mga people na tumutulong sa SB19 para sumikat, instead ginagawa nila canceling, di ba? Ganun pa rin yung mentality nila. Hindi pa nga ganun kalaki yung fanbase the fanbase of the Philippines or SB19 is not that big. But fans, unfortunately, are already fond of canceling people who have done nothing but to promote SB19, right? It's sad. I just hope na mag-mature na yung fandom. I just hope so. Kung gusto mong lumaki talaga. Medyo close-minded yung mindset ng Filipino, guys, diba? To be honest. Kung nasa river ka, di ba? It's sad. Sasabay ka talaga. Dapat parang ganun din siguro. So, personally, it applies to everything. Music, content creation. Tao, pasensya na po. Pero para sa akin, yun po yung sa tingin ko. Yes. Kailangan maging open-minded. Yeah, kailangan natin maging open-minded. That is sad. Sa ibang tunog. And... Yeah, takot siya sumagot, exactly. Yes. Alam niyo kung bakit? Yung ibang artist na hindi nabibigyan. Alam niyo kung bakit takot si Felix sumagot? Because he knows for a fact that some people around him might be pissed off. You know, he might piss some people off. Ano? Hindi nabibigyan. I appreciate his braveness here. Wow. Sa tingin ko lang ha. Kasi na-realize ko na sobrang daming artist talaga. Na magaling, no? Na magaling. Lalo na kanina na-realize ko. Dami ko nakilala na. Wow, grabe, may artist na ganito. This is sobrang galing. Sobrang galing gumawa ng melody na nag-recall talaga sa utak ko na paulit-ulit. Tapos doon mo lang nakita. Yes, doon mo lang narinig. Sobrang amazed na amazed talaga. International standards na, no? Diba? That's really nice. Tapos hindi sila masyadong
I mean, hindi ko malang narinig kahit saan. Ever since. Eh? Ever since. So, kailangan pa nila mabigyan ng chance, of course. Please, bigyan nyo po ng chance, ganun. Pero ang galing, no? It's so nice to hear it from you who's also an artist na bigyan ng chance, bigyan natin ng ganito yung mga tono. Ganun lang naman eh. Please, bigyan din po natin ng chance yung ano. Absolutely. Yes. Sa tingin ko, ano din eh. Mga entertainment din siguro, sa tingin ko. Lalaki lahat. Kasi, ano din eh, kung sino din kasi yung sikat, kumbaga, sila lang din po yung palit-ulit na ano. Siguro, itry lang din po siguro nila mag-venture out. I mean, mag-explore. Mag-discover pa siguro. I think ano rin kasi kulang sa dami rin ng artist. Bigyan ng chance yung iba. Oo. Kaya kailangan din ng more platforms pa. Yes. Para pag ano, diba? Simple as your virality went on Twitter. Shoutouts dun sa taong nag-post ng video na na-upload na rin naman sa internet. Pero kung hindi niya ginanon yung angulo sa Twitter na may ganong, may ganito pala tayong mga... Exactly! And you know what? To be honest, parang ganon yung ginagawa ko, guys. Diba? I'm just telling people that, hey, there's SB19. They have great stories. You might wanna check them out, you know? Ganon yung ginagawa ni Lyra. What Lyra did, guys, she downloaded SB19's Go Up Dance Practice and then she reposted it. And the views went to her, you know? And that's a way for SB19 to get better or to get known, right? Parang ganun yung ginagawa ko eh. Boy, diba? Amaze ko kanina na nakita ko na. Oh, grabe. And I just added a little bit more effort. Ganun. So, sana yung tao maging open-minded na lang, diba? More stage for them. Si Philip ba open makipagtrabaho sa mga bagong artist? Oh man, I just wanna make good music. Yun lang, yun talaga yung gusto ko. Very nice. Whoever it is. Totoo, marami talaga underground artists. Good music is good music. Yun lang yung gusto ko. As long as mag-enjoy ako. That's good kasi nga, ang galing lang din kasi ito yung personal mo na nag-explore ka. Yes. Wow. Good music is who is Kuya Sky? I don't know. For collaborations. Of course. Wow. Kahit sino, man. Okay lang sa amin. Alam nyo na. Yes. Alam nyo na. Ha? Philip Superior. Alam nyo na, guys. Ha? Philip Superior. It's good. Philip Superior, guys. I-message nyo. I-DM nyo na. Pakita nyo na yung sample nyo agad. Let's go. Hindi. Ito kasi yun eh. Yo, did I? Have I DM'd him? Ang maganda rin kasi, tol. Let me check. Artist talaga ngayon. Yes. Maglakas ang loob kaya tayo mag-DM, no? Special talaga na. Saka galing. Yes. May internet ako, ba't di kita nakita? Alam mo yun, laging may wow moment tol eh. Kaya ako, kung ako tatanungin ko naman yung sinabi mo, ang galing nung sinagot mo na ano yung future ng OPM, merong kailangan lang maging open-minded. Kasi nakita ko, worried ka. Kasi ang bilis na ng shift ng mundo, pero nagigets kita na si OPM, ito pa rin. Di ba? No hate, no disrespect. I love OPM. I love the music. Yo, I haven't DM'd Felip yet. Yun po yung nasa isip ko. Pasensya na po. It's just, maglakas ang love kaya tayo, ano, no? Napag-uusapan lang naman, no? Para rin to sa mga record producer, sa mga cancel yata tayo. Oo nga, no? Meron kasi tayong meron tayong standard sa sarili natin. Oo. Na ito lang 'yun. Dapat ito lang yung OPM. Oo, wag hindi nag-evolve. Collab tayo, Felip. Wag nating i-gatekeep. Yeah. That's the right word. Wag nating i-gatekeep kasi there will always be people na clash. Collab tayo, Felip. Let's love each other, right? Classical nagagawa ng classic OPM music. Pero let's also support others. Kasi even on the biggest stage, ito share ko lang, no? Feeling ko lang, observation ko. Even on the biggest stage in the biggest countries who offers the biggest entertainment, may pinakamagandang music video, pinakamalaking millions, hundreds of millions of views, pinakamalaking production, nagiging open-minded sila in a way na, yes, gagamit tayo ng sarili nating artist, sarili nating lahi, pero hihiram tayo ng talento ng Western people sa music videos, sa graphics, sa ano, para ma-evolve pa rin yung craft nila. Exactly. Diba? So, very good example, halimbawa, kayo, sa PPOP, there are Koreans na nagtitrain. Yes, there are Koreans na nag-i-invest because they know
how na-talented tayo. Oo. Talented tayo. Yan. Yun. Exactly. May sumusugal na sa atin na ganun. Yes. Siya, open-minded siya na kahit nasa probinsya siya, may training daw dito, gagawin grupo, gagawin ganyan. So, kung lahat open-minded sa evolution, sa bago, as long as you know na ginagawa mo yung tama, hindi ka nang luloko, wala kang ginagawang mali, wala kang tinatapahang iba, just do it. Be open-minded. Try to explore and be better every day. You, magiging ambag ka sa pagtaas ng eksena. Yun yung that's the beauty of being an artist, no? You can choose also what to do, but as an artist, always choose to do the right thing. Absolutely. Your music will stay once you publish it. It will always be there. Kahit sabi mo dinilit mo na, someone downloaded it. Pwede mangyari yun. Exactly. It will put a mark in the universe. Ano ba yung nilabas mo na everything art? Paano mo siya put out on the internet will stay in the internet. Nakatulong ba siya, di ba? Or may na-inspire ba siya? Kasi at the end of the day, yun din yung magiging, ano eh, ngayon ko lang din na-realize, kaya grabe yung suporta sa inyo, kasi na, yun yung language nyo, yung craft nyo, yung art nyo, yung music nyo, plus yung dance moves nyo, yun yung nakikita ng audience nyo. Yun yung nakikita ng fans mo naman sa'yo. Yes. Na, oo nga, no? When you invest in your craft, tiisin mo lahat, mag-training, maulanan ka, matulog ka ng walang bubong, hanggang sa dumating ka sa winning moments mo. Exactly. Lahat yun, culmination yun ng lahat ng paghihirap mo, lahat ng sacrifices mo, lahat ng mga bagay na pwede ka magpahinga pero pinili mo magtrabaho, kaya mo na-deserve yung ganung klaseng bagay. Exactly. That's really, really inspiring. Mm. Because pwede pala yun. Isang tao na galing sa Zamboanga, 1.5 lang yung meron. Yeah. Puput. Man, that's really, this episode is really inspiring kasi I've never, alam mo, sorry ah, sabihin ko lang din. Akala ko, ano, kinuha, dito na kayo sa Manila, parang mga, ano, mga talented na, o kaya mga ano, pero knowing na you're from there and you go through it all. Yes. Wow. Respect dun sa process. Thank you, man. Plus dun sa bawat laban, may laban dun tol eh. Sa bawat laban dun tol, pinanalo mo eh. Diba? Hanggang sa ikaw yung nag-champion dun sa apat na yung nag-aantay tol. Isa na lang yung inaantay nila and then naalis na. Ikaw yung dumating. That's the culmination of all your efforts. That is so cool. Tsaka yung satisfaction, ano, yung level ng satisfaction na bibigay sa akin, sobra. Isa sa mga, ano, mga favorite memories ko. Na hindi ko makakalimutan ever. Hindi ko makalimutan. Fulfilling, no? Yes, sobra. Kasi yung lahat, yan gaya na sabi mo, lahat ng pinaghirapan mo, di ba? Mm-hmm. Tapos nagbunga talaga. Mm-hmm. Ano din eh. Binigay mo yung lahat-lahat mo eh. Binigay mo lahat-lahat mo, sinugal mo eh. Mm-hmm. Tapos, nagbunga din naman talaga. Kasi naniwala ka sa sarili mo. Yan. Anong, ano tol? Anong message? Nothing will happen unless you make it happen. You know? Mga tao na ever since. Ay, hindi. Hello, Jack Estanilio. Siyempre, hindi Jack. Mawala yung hate. Paano yung na-handle ni Ken? Paano yung na-handle ni Philip yung hate? Oh, here we go. This is juicy. I like this. Okay. Gumagawa ako ng music out of it. Ooh. Yeah. Okay. Ginagawa mo pa rin inspiration, no? Yes. Nire-reframe mo pa siya? Yes, inspiration pa rin yung para sa akin. Parang mas naging ano nga ako eh. Mas naging creative ako. Nice. Dahil sa mga natatanggap ko. Whether it's a good thing or a bad thing, mas naging creative ako. Galing. Kumbaga. I mean, wala akong time para ma-down. Gaya nga nasabi ko sa Rockstar, di ba? I don't have time para maging disappointed sa sarili ko. You have to pick yourself up, di ba? Ang galing kasi, tol. Na-reframe mo siya na ganun. Hmm. Creatively, at saka at the same time, yun nga, nagiging inspiration pa siya, pero ino-acknowledge mo, pero hindi ka nagpapa-apekto. Yes. Yun ang, I respect that. Eto, tanong ko naman mabilis. Mm. Anong masasabi mo sa mga taong sumuport sa'yo ever since? Meron ka bang mga fans na parang hindi pa SB19, hindi pa ano, yung parang kababata mo lang, kagrupo mo lang, mga malayong pinsan mo na
rooting for you, yung day one, si mga ganun. Meron. Ano masasabi mo sa mga ganun? Sa mga, tsaka sa mga unang naniwala bago pa yung lahat ng virality at lahat ng success. Ano message mo sa kanila? Sabihin ko lang, una sa lahat, magpapasalamat talaga ako. Kasi, since day one, nandyan pa rin sila. Hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. Hindi sila nagsawa. Kahit anong nangyari, kahit anumang a lot of things, there's a lot of things na nangyari. Pero nandyan pa rin sila. And we stay strong para sa amin. So, yung kami din, parang sila din yung naging strength namin para magpatuloy. Oh, hello! Welcome to the fandom, Ali AG! Lima kami. Sila yung parang strength. I hope you're having a good time. Sila yung tali na nag-hold sa amin, lima. Nice! Para mag, ano, para... Invisible thread. To keep, ano, alam parang... Invisible thread? Para magkakasama pa rin. Parang Demon Slayer, ano? Invisible thread? Oh, grabe! Let's go! Thread. For sila yung tali na nag-hold sa amin, lima. Wow. Para mag ano, para to keep ano, alam parang keep together, para magkakasama pa rin kami, kumbaga stay together. Yeah, stay together, andyan pa rin kami dahil sa kanila. So maraming salamat sa inyong lahat, and I hope na who's your bias, Aleji? I'm curious. Tumandama kami, darating man yung araw na ano, darating man yung araw na mabubuwag kami, pero that I assure you now. And for, ano, sa kahit ilang pang years na aabot, tatanda naman talaga kami, hindi kami bubuwag. Nice. Inspiration namin yung isa't isa. Dahil sa kanila, no? Kahit nag-solo kami. That's beautiful, that man. That is for, you know, that is for, para mag-grow kami as a person, as an individual. And hindi dahil, meron kasi akong nababasa na nag-worry sila na baka daw umalis ako. Kaya ka nagsusolo kasi baka iiwan mo na SB19. No, it's not that. I'll die as an SB19 member. Ganun. Kahit bro! Let's go. Sa mga fans namin. I like that. Ayoko din sila ma-disappoint. And siguro, yeah, wala kayong dapat ikabahan. I love that, man. That's and, touching, to be honest. Yeah, dito kami para sa inyo palagi. Yun. That's really nice. Yeah. Your message to your family. Wow, welcome sa Manukan. And of course, to Al-A-G. The grandparents na. Welcome to my TikTok fandom. Ikaw ba may-ari ng fandom? Nurse, anong my fandom? Care of you and your parents. Self-proclaimed queen. I know. Joke. What can you tell about them? Kasi, tol, years from now, babalikan natin tong usapan natin na to, di ba? Yes. Hey. Pag may baby ka na, hey, may family ka na, you'll watch this. First, yung father ko, thank you so much. You're the best father in the world. Pa, ikaw ang pinaka-butan nga, papa. Hey. Butan? Sobrang mabait. Special nga blessing para sa kuwa nga naka. My bias is Justin. Naka sa layo, pero kabalo ko nga para sa mo ana siya. You did everything you could to, you know, to support us. And that's bound to happen, RC. Mind if ever na whenever na napupunta kami sa ano or sa kumbaga tumitiluwas kami sa path, the right path, and you are there always to remind us. And sa mom ko, thank you so much, mama. Kabalo kong medyo ibang ano, daghang kaya ginastorya gito ganyan, pero I know na your mother, tough love, you know, best para sa mga, so that's what it is, that's how it is, that's how it goes. Sa mga tarong biya bahalag dama sa layo ni papa. Me and my mom. Sa tanan. And kabalo ko na nalipay mo karon nga naabot na ako ni karon nga stage. Naabot na ako akong dream. And oof. Ayun. Nara ko dere para sa inyo always. And wow. I love you so much. And thank you so much, Rachel Go. 3,200 yen? Wow. I don't even know how much that is. Thank you. Sa ate ko. Thank you. You are amazing. So though parang lagi tayo nag-aaway dati. Pero alam ko,
natural kasi magkapatid tayong dalawa and syempre magkalapit yung edad natin talaga. Minsan hindi tayo nagkakasundo pero okay. That's what siblings do. I love you. And hey. Tita ko na nagpatira sa akin dati. Tay, salamat kayo. I love you. And sa tito ko, thank you so much sa lahat. Sa lahat ng family ko, maraming wow, that's salamat. A lot. Thank you so much, Rachel. Sinasabi niyo sa akin na I really appreciate you. Thank you so much kasi ano nyo, nakita nyo na kinaya ko. Kasi damn. Yun eh, alam nila yung paghihirap namin eh, na sinasabi nila. Parang walang nangyayari. Yeah. Magtrabaho ka na lang kaya, parang ganun. Mm-hmm. So, you cannot blame them. Bigyan pa natin ng chance. And pumayag kayo. So, thank you so much dahil naniwala pa kayo, nagpatuloy kayo naniwala. And yeah, and thank you din kay God dahil ano, naabot ko tong ganitong bagay. Maraming salamat. Backstab tea, people together with your mom. That's awesome, RC. Sa lahat ng sumuporta kay Ken. Nice hobby. Wala kay Ken, kay Philip. Ang galing. Kasi, ang, yun eh, tol eh, no, alam mo yun, parang 10 years ago, iba yung buhay mo eh. Yes. Sobrang iba. Sobrang iba. It's crazy, man. No, 360 nagbago, no? It's crazy how the night changes. Wow. You know what I mean? And I think you deserve it because you're humble. He deserves it. You deserve it. Thank you, man. Because minsan ako, you're true. Minsan mayabang din ako. Iba yung yabang na confident tol eh. Iba kasi yung... Iba yung... Alam nyo ba yung yabang na... Ano ba, may nag-uusap? O ito, may tinapik siya. It's really easy to distinguish an arrogant person compared to a confident person. Sobrang dali yun. Makikita mo, madedetect mo agad yung red flags nun. You know? Diba, sapatos o kaya kotse. Yung biglang may sasabat, kotse, ganyan, meron din kami yan eh. Yun, yung hindi, iba yung ganong yabang, pero iba rin yung mayabang. Yabang na kailangan mong maging mayabang para maging unique at mag-stand out. Exactly. Kasi alam mo na isa na lang yung hinahanap nila, baka yun yung hinahanap nila yung yabang. Exactly. But that's, wala eh, ako pinakamagaling dito eh. And sometimes, you have to Oy, welcome back, Missy! Be like that. Because no one is gonna put you on. No one is gonna take care of your name but you. But you. Really. So always put yourself first and always believe in yourself. Real talk. Sa mga pagkakataong down tayo, tayo lang din yung magpapabangon sa sarili natin. Eh. Kaya lagi natin paniwalaan yung self natin, di ba? Tol, anong message mo sa lahat ng mga bagong artist, sa mga nangangarap? Message mo sa lahat ng mga gusto ng art, gusto ng music, gusto sumayaw, gusto kumanta. Anong message mo bilang artist, of course? Take the risk. Be brave. Woo! Just go! I will! Gusto nyo talaga. Yun, tahakin nyo whatever people say. Kahit itali ka man nila sa mentality na ganito lang ganyan. No. Holy shit. Kung wala ka dyan, gawin mo. Kasi that's what I did and it worked for myself and I think mag-work din yan para sa inyo. Wow. Yes. Sobrang solid. Guys, be brave. Take the risk. Kung meron ako napulot sa episode na to, sobrang dami. Pero isang malaking oh my gosh para sa akin. Kailangan mong maniwala talaga sa sarili mo. Kasi kahit nagda-doubt silang lahat, kapag naniniwala ka sa sarili mo, kaya mong magpatuloy. Kahit maniwala silang lahat, kung ikaw wala kang tiwalang kaya mo, walang mangyayari. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo. Sana may napulot kayong value sa episode na to. Ako, sobrang dami kong na-realize today. Sobrang dami kong na-realize. Ang hirap matulog sa bahay na walang bubong. Tag-ulan man. And sometimes, yes, now it's fun. Yeah. Diba? Pero imagine that. Yung araw na nandun ka, hindi mo alam yung mangyayari bukas, kailan matatapos yung ulan. Pero kailangan mo yun gawin. Kasi yun lang yung meron ka. Guys, galingan lang natin palagi. Bigay lang natin yung best natin. Tapos huwag natin kakalimutan mag-enjoy. Sana nag-enjoy kayo. Tol, sa kanila mapapahinggan? Sa kanila mapapanood? Social media mo? Sa kanila mahanap?
Oh yeah, so sa social media ko, sa lahat ng social media ko, just search for at Philip Superior if you don't know me. And kung gusto niyo po ako makilala pa, yan nga po, search nyo lang po at Philip Superior to keep you updated. And ilalabas po yung EP ko sa February 3. Thank you, Philip, man. And yung YouTube channel bro. Po ay Philip. Search nyo lang po, Philip. And nilabas na, nakalabas na po sa I'm YouTube so thankful for this dude, man. Music video ng aking third single, which is called Rockstar. Rockstar. And yung official audio po sa lahat po ng... Bro, naiyak ako, tumuli luha ko. Music platforms. Yan po. Alright. Follow nyo lang, subscribe nyo lang si Philip. Lahat ng social media niya, yung YouTube channel niya, nandyan sa baba. Yes. Follow him, subscribe to him. This is a very good podcast episode. I mean, I can say, this is one of my favorite. This is really valuable. Guys, salamat. Kita tayo ulit sa susunod na Sunday Habit. Time flied. What? Another 3,200 yen. Thanks for being here. Thank you so much, Rachel. Masaya ako na nasi-share to sa inyo. Pero ako mismo na... Bro, this interview hit me hard, bro. Amazing talents, amazing artist. It feels a huge... You know, the interview itself spoke to me, man. It spoke to me, bro. Amazing to me. Shoutout sa buong TMP Media Group. Shoutout sa buong TMP Productions Incorporated. Shoutout kay Maro Salas, producer ng programa. Shoutout kay Mac, Digital Strategy and Marketing ng TMP. Shoutout kay Koy. Shoutout to... Greetings, Glasses Kingdom. What's up, man? Maraming. Thank you for dropping by. Salamat po. Sa lahat na sumusuporta kay Philip. Sa lahat ng tumutulong this sa was hard. Araw-araw na takbo ng buhay niya. Yes. The best kayo. You have a very good artist. God bless you guys. You. This has been DOUGBROCK. Kasama natin si Philip. Ito pa ang paborito niyong podcast. This is DOUGBROCK Radio. Keep on winning, guys. Thank you. Man, this was a... Woo! Let's go. An eye-opening, entertaining interview. Uy, baka ma-copyright tayo. Wow. Slow clap to Philip. Yo, we learned that he risked not even a little but his entire life just to follow his dreams. Walang wala lang yung story ko, yung story na nabuo ko from my online sources, walang wala yun sa totoong story niya. Mas marami siyang pinagdaanan, bro. He freaking slept on a place with barely any bubong, you know? He was wet from raindrops and all, but he kept going as long as he had something to sleep on. And the risk he took was insane, bro. He broke the hearts of his relatives just for him to follow his dreams, because there's no other way. He had to do it, you know what I mean? And in that process, it resulted into his dream coming true. It's crazy. Ken's life blurs the right and wrong. Ken's life emphasizes the dark and light. And the brighter your light shines, the bigger the shadow it casts. That becomes your darkness. So, you know, his life pretty much is a lesson that you have to accept your own darkness in order for you to move forward and get yourself better. You need to learn that the darkness and the light in your life is going to be eternal as his swag is. Ganun siya ka eternal. It's an eternal dance between light and dark. It's up to you on how to act on. Parang si Sirius Black yon sa Harry Potter. We all have dark light and darkness in our own self. It's up for us to choose which one to act on. And Philip might have acted on the bad things, but he doesn't blame himself. Instead, he used that experience, he used those mistakes to follow his dreams, to become an inspiration. And that just hit me hard. I love it. Wow. Yun ang final thoughts ko sa interview. It was eye-opening. There's a lesson in life. Grabe. Life is all about mistakes and learning from it. And Philip is a testament to that, you know? So, it's getting late, guys. Almost 2 p.m. It's crazy.
thank you for staying with me, and I will not take more of your time. Enjoy your night. Again, I appreciate you all, guys. Rachel, go. Thank you for your super chat. Oh, she's not even done yet. What? Rachel, go. Thank you for the 1,600 yen again. What? Thank you. I appreciate you so much. I mean, wow. Wow. Thank you. If you have a request, please DM me what you want to watch. You are helping the channel so much. Thank you. I love you guys. You guys are the best. Tita Missy is here. Shout out to Tita Missy. I love you, bro. Yo, I'm excited for episode 2. Oh, man. Thank you. Thank you, everybody. I will not take more of your time. You guys are the best. More react? I don't more react. What do you mean more react? It's late, bro. Man, let's call it a night, guys. Masyadong humahaba ang gabi, and then I have things to do. So, yo, why don't you go live, Tita Missy? I will watch you, alright? Thank you so much, Rachel Go. I really appreciate you. I would assume you're in Japan, so uyasumi to you, right? Good night, everybody. I love you. Good morning to Cruzy and the people in the US. You're just starting your day. So, good night, guys. I love you. Bye.